We are back again with some more action here at CFS PH Masters Day number 7 as we head on over to game number 2, the hard-hitting battle between Execration versus Gaon Gaming. Mainit-init na panahon at maulan-ulan nga na naman dito. Nga naman talaga, no, Sir Gary, no, kahit maulan, mainit pa din. Hindi tayo makapag-weigh in, pero hindi pa rin mawawala dito ang init sa loob ng Crossfire. For sure, mag-iinit yung mga monitor natin mamaya sa sobrang focus natin kasi ang maglalaban ay Gaon Gaming versus Execration. Ganon katindi yung mga players natin ngayon at teams. So ngayon pa lang, no, na play-ins pa lang, sobrang stuck na agad ng mga lineups na nakikita natin within the best of four, within the best of three region, no. So apat na madikit na labanan talaga to, no. And we are in for a treat this Saturday, no. So yes, hindi lang naman tayo this Saturday makakita ng malupit na Crossfire action. There is still more to unfold tomorrow. Pero mamaya pa natin makikita. But let us now shift on to the present, which is game number 2, Execration versus Gaon Gaming. We all know Execration into its name, like the premier Crossfire org nga naman talaga. We have seen this countless of times, countless of tournaments on hold, and with the new people on hold, introduced the Gaon Gaming. We have Edison, Jeff Rock, X3D, Jack Ban, Jason, and Brett. These five individuals, Sir Gary, you know, they are responsible for such an amazing game at number 4 last Sunday between them and Herbie Gaming. Yes. Ikaw ba naman, 9-3, nabaliktad mo pa. They won 10 consecutive rounds and they were able to sweep off overtime with just like that. 9-3 curse ba? it is definitely evident talaga, no? The curse is real. But let us now head on over to Execration. We have maybe Ram, Seiya, CLD, Tang, and Drunken. Ano ba masasabi mo sa kanila? Well, I would say even tong game na to para sa akin. Kasi alam mo natin, so the name itself tells you how good they are. Ganun sila katindi. Mm. So, it's only a matter of who came here na mas prepared ta sa mga labang to. Para sa akin, ikaw, sino bang bet mo rito? Okay. Medyo mahirap kasi it's actually on the balance side ko, Execration nga ba or Gaon Gaming. But if I were to choose whether one thing that stands out between Execration and Gaon Gaming, it's their presence in gunfights talaga na kailangan nila lumaban. And I feel like Execration will top that off. So, let's see. I feel like Execration could make this a 2-0 on hand. Pero tingnan natin ang ating picks and bans for this game. Number 2, we have Ankara as the first one. And this is actually picked by Gaon Gaming. Any insights, Sir Gary? Well, Ankara, alam naman natin na sobrang competitive talaga ng mapa na to. Again, common pick siya ng mga top teams talaga. Kahit ng mga previous games, hindi talaga nawawala ang Ankara sa map cycle. Every week yan, nandyan yan. So definitely, for sure, itong dalawang team na to, okay lang sa kanila maglaro dito sa Ankara kasi sobrang well-known ngayong mapa. So how do you think naman no, na Execration did pick Global Risk side on a map that centers around the blacklist pressuring Global Risk into a take, no? So dito pa lang parang nakikita ko na yung advantage dito ni Execration. Oh, kasi if you are able to choose first ng sides, ibig sabihin mas confident ka doon sa side na yon, okay? Global Risk, alam naman natin na most of the maps are dominated by Global Risk. Lalong-lalo na pag maganda yung depensa mo, maganda yung mga chemistry niya ng team niyo, and it's really hard to penetrate every single side dito kapag maganda yung teamwork nyo. Pag maganda. Mm-hmm. Okay? Pero pag sabog-sabog, pag sabog-sabog yung rotation nyo and you don't have any plans on how you will defend each angle, it's gonna be a disaster. So, I would say. On the other side naman, kapag yung, kasi malawak to, di ba? Kapag blacklist ka naman and then wala ka mang concrete na plan on how will you enter on a certain point dito sa mapa na to, kumbaga random lang, walang mangyayari sa'yo. So these guys for sure meron tayong teamwork, execution, pagalingan na lang siya, I would say. Pero ako mas gusto ko yung Gaon Gaming kasi when I saw them play ng mga previous laban, talagang talagang sobrang lupit ng mga backupan nila yun yung pinaka gusto ko sa team na to, kaya I would say na Gaon Gaming ako this time. On the controversial side, no, it is weird enough that Execration did pick Global Risk side because I feel like there's some prio on the blacklist side of this map kasi there's just so many off angles when you are in that
in the bomb site kasi sobrang daming upper, sobrang daming mas ginugusto mong sila mag global rescue, mag entry sila, mas gugustuhin mo sila mag flank because the setups of especially A is endless, no? So I feel like Execration is trying to push Gaon Gamings into the boundaries na will play it smart first on global risk so that when we transition into the next phase, kumbaga may momentum na sila, no? So for Gaon Gaming, the pressure is on them. How can they play blacklist well-rounded compared to Execration, knowing that Execration does have a very strong-sided blacklist showing so far, no? Especially last week, to. So they could still top it off ngayon, no? But let's hope for the best for both teams. But for now, I'm still sticking na talaga, no, to Execration. Pero yun, kung mapapansin mo, usually yung mga nananalo sa mapa, sila yung pupili ng global race. Yes. Alam mo kung bakit? Kasi as a competitive team, alam mo palagi na mas madaling depensahan yung mga global resided, especially sa map cycle ng Crossfire. So, yun, common pick yan. Pag ikaw nanalo sa pick and you have the chance to select the skins, definitely you will go for the global risk. Okay, so wonderful insights from Sir Gary himself. How about you guys? Let us know in the comments below. Sino nga ba ang pambato nyo sa para sa series na ito? Bakbakan nga. Anyway, I forgot. Guys, reminder lang, yung mga medyo masasawi ngayong araw na to. Pwede pa. Pwede pa. Chance pa sila bukas kasi lima yung kukunin natin. And then, yung mga maglalaban-laban bukas, sila yung mga nasa loser's bracket. Yes. Isa lang dun ang kukunin to complete the five teams kasi meron ng tatlong na una na naghihintay sa kanila. Yun yung mga top teams na rin, yung mga VIP natin na nauna na. So, yun. Hindi pa tapos ang laban kumbaga sa matatalo ngayon. Fight is not over. There is still some chances. Pero kayo guys, ano nga ba? Sino nga ba ang pambato nyo with this game number 2 matchup, Execration or Gaon Gaming? And we see some Gaon Gaming fans right there. And talagang nagliliparan yung Gaon Gaming fans last stream, no? So, makikita na natin ang jump from viewership. Correct. Ngayon, no? Kasi madami na sila ngayon. And hindi rin mawawala Execration. Their diehard fans have been in their minds for like the past years na talaga, no? So, it is going to be this battle of fan bases nga talaga, no? So, there's still some factors talaga that makes Execration the premier org. Correct. Pero guys, sa mga nanonood po, lalong-lalo na yung mga nag-enjoy dyan, pakishare na nyo naman yung experience nyo sa ibang friends nyo na, uy, ito na yung favorite team natin, magsisimula na maglaban. So, please po, pakishare para mas marami po yung nanonood sa stream natin. Maraming po salamat. Yeah, sharing is caring, mga kaibigan. So, there is still a viewership count as well as rewards, no, para sa mga manonood ng CFS PH Masters. So, your viewership is definitely appreciated kasi syempre may pa consuelo dito si Smile. Bonus yan. Lalo sa mga CF players. Yeah, hindi lang basta manonood. May pamigay din tayo diyan. May mga previews diyan, guys. Of course. Di ba rin mawawala yan. And that's definitely a thank you kumbaga sa effort mo sa pagbibigay suporta dito sa CFS PH Masters. We are in the edge of this tournament. Malapit na tayo mapunta sa endgame, but the support is still right there now. So, is it Execration win or is it Gaon Gaming win? Let us know in the comments below. Oo nga. So ito, no, start na po tayo. Simula na pala. And natin. You are not blinded, mga kaibigan, because Gaon Gaming and Execration is battling out and just like that, pagkadilat ko, wala na si X3D and Teng. Hindi pala, si Ellison pala yung mga sniper ngayon sa Gaon Gaming. Okay, so ang ganda ng pitasan dito, 1-0 agad in favor of XE. Kung mapapansin nyo guys, sumaside sa bomb site A itong Gaon Gaming natin, no? Although napitasan na sila, alam nila kasi dito mas malaki yung chance nila na makapasok after ng mga flash, pero ito may nag-smoke na kagad sa mukha nila, medyo mahirapan yung entry nila dito kasi hindi nila alam kung saan nakapwesto itong XE dito. Pero ang ganda ng flash nyo, napa-atras bigla siya, no? Si Ram. Ito, nakuha na nila yung bombsite kagad. So, ang plano ng XE rito, ibigay mo na yung bombsite, naalanganin tayo sa pwesto. Retake na lang natin. So, ito, makapag-planta ng libre itong Gaon Gaming. Tignan na natin yung post-plant dito kung paano nila i-depensahan to. Gaon Gaming forcing Execration with this push, knowing that they have man advantage. Wala takot dito si Execration na entry. Pero merong off-angle dito si Jack Ball para sa nag-aantay Execration. Eto na! Pero alam nila yung corner nila. But with an LSO with a quick double and Jason finishing off onto Seiya. CLD will be finishing off Jason. But it's just Gaon Gaming that anticipated Execration's aggression.
Gaon Gaming played really well. Pero there was a bit of hope that Execration got that round. Natuwa ako dun sa pick ng Exe na apat sila nandun na nag-pick dun. Pero at the same time, nalungkot din ako para sa kanila kasi alam ng Gaon Gaming na dun sila manggagaling lahat kasi merong insight yung isang player ng Gaon Gaming na walang dumadaan sa kabilang side. So, ibig sabihin, lahat ng tao nakapokus dun at yun na nga nangyari, na outnumbered sila kasi isa lang yung entry point nila. So, niratrat lang sila dun kaya naubos sila kagad. Oh. Okay. So, it feels like Ellison does want this responsibility, you know, kasi may mga papasok dyan na Execration, pero dun pa lang, nanalo na si Teng kasi maganda yung positioning niya on that end. So, upper, he wasn't able to react on that one, Ellison. Sniper match. That is a 1-0, very sad. Yun. That's 1 for Teng, 0 for Ellison. Sa sniper match natin. Ito, ang ganda ng pasok niya, no? Jason Dino. Lineups. Uy, na-counter util siya. Alam na na nandun si Jason. Here comes a push coming in from him. But Jason is still gonna win that. But Execration is still on the board with 4 members alive. Jason and Jeff Rocks. Nasaan na ang rotation dito? Magkakatagpuan si A-Baby tsaka si Jason dun. So who will win that gunfight? Most probably the one that has the first step on hand. Here comes some shots to get some intel. At least Execration still has the man advantage on hand. They could force GG to go in. Jeff Rox gets a headshot onto Clid. So, kayang-kaya pa bumawi dito ni Gaon Gaming. Jeff Rox and Jason, dangerously low. Pero their plays and their utils could help elevate GG to another round win. But Execration's not backing down. So, eto, same play, no? Ginawa ng Exit during the first round. Binigay nila yung site and they're planning to retake on it again. As well as yung isang member ng Exit. Alam nila na nandun sa gitna isang player. Jeff Rox. So, ayun, nag-call na lang sila, nabigay niya na para alam natin kung sila pumunta! Muntik na! Bawal si Teng pa yung nabawasan doon. That was some quick reactions for Gaon Gaming. Here comes the threat that lies within Execration's chances. At inaantay na nga lang talaga yung nila. Sobrang basang-basa ni Gaon Gaming off angles dito. Execration, how can you action this out? A maybe, despite the flash, he goes in no fear. Seiya finishing off Jeff Rox in Execration with an answer back round. 1-1. X is showing their skills on how to retake the bomb site. Ang pinaka-key component nila doon is yung mga flash. Alam nila na meron silang mga angles for flash para madali nilang ma-retake yung bomb. And unfortunately, nag-fall nga doon yung Gaon Gaming kasi nagbantay lang sila sa loob ng sa hataas ng bomb site. So, most likely, bulag sila kaya free entry na retake ang ginawa ng X sa kanila. Here comes Gaon Gaming with another chance to make things right after that messy round. But Execration still going into their roots, no? Parang, eto na! Boom! Execration with, as well as Gaon Gaming, bartering member after member, and Seiya finishing off Jason on that end. So Execration still relying on their roots talaga na pick off every sort of man that you could go into. Parang talagang fina-force nila yung mga entries nila, no? Yes. To at least get some big intel. So Gaon Gaming, despite playing passive, they know where Execration is. Ooh. So the setup of every sort of pick by Gaon Gaming is going to be strong. But Execration, parang lahat talaga ng bala nila. May pahalan ng Gaon Gaming, but Jack Ban, he is going to avenge his fallen comrades after that trade here from Seiya. With some frags on hand. So it's Seiya versus Jekban. The battle of 1 HP. Jekban ang mananalo sa labanan na yun. Jekban, he was like one headshot away from death. But Seiya failed that one. Sayang, Seiya hindi na nakabawi. Here comes some retaliation for Execration. It's 2 healthy members against Jeff Rox and Jekban. Naduguan na dito. Isang pitik na nga lang sa tagiliran niya si Jeff Rox eh. Isang kalabis isang na lang pitik yan. Na lang dito si Jeff Rox and Jack Ban still waiting on that rotation, especially from A. Maybe he has that off angle. He could pick someone off. Tapos Gaon Gaming could have the green light talaga para mag-force dito ng push dito sa A. But A. Maybe is still covering on that one. Ram! Oh my God! What was that pick off? Ang ganda nun! How in the world, Execration? Red Gaon Gaming like an open book! Alam mo kung bakit? Kasi unfortunately, medyo nadala si Gaon Gaming. Kasi 2 times sila nag-attempt dun sa bomb site A. And then at the same time, may magandang setup kasi mga flash itong Exe. Kaya ngayon, nag-hesitate na sila pumunta ron sa kabilang site. That's why yung Exe predicted talaga. Nakita mo, hindi talaga umalis sila site eh. Kasi confident sila na may maganda silang retake dun sa bomb site A. Kaya ayun na nga nangyari. Medyo na outplayed
yung Gaon Gaming that time. So, tingnan natin kung ma-overcome nila itong bombsite a retake ng Exe rito. Ito yung susi dyan eh, ng laban natin eh. Execration definitely putting some stops onto Gaon Gaming's chances in making it a very well-rounded round for them. Pero Gaon Gaming did take their time, but sadly enough, Execration said, we don't want any time on our hands. So Execration, now again, playing passive. Oh, kita mo, setup nila A na naman. So tamang hintay lang. Actually, pinapalapit talaga sila ng Exe. Alam nila kasi na, alam mo na, maganda yung setup na confident sila doon sa bombsite A nila. Kaya sobrang lakas ng loob nila palapitin itong Gaon Gaming sa site na to. So, ito, smoke na naman. Naramdaman nila nandyan na. Tingnan natin kung same results pa rin yung mangyayari. Ito na. Ito na ang tawagan. Entry from Gaon Gaming. Is this the good lineup? There it is. Here comes the flash. And here comes the nades. But how did Ram still win that? Jeff Rocks trading down Ram on that end. Pero panalo pan... sobrang shut up dun sa mental nun ni Jason. Dapat panalo na dun si Gaon Gaming. And the man advantage would have been favorable towards them, no? Forcing Execration to push bombsite A. Oh. But on this end, no, at least itong, Execration ganda, can make it. Ang ganda ng pwesto ng Exe rito. Kasi palibutan, pero yun si Ellison, pita si CID dito, or Sid. Tingnan natin, medyo na nag-collapse na bigla ang Exe rito kasi napitas yung flank nila, and then at the same time merong smoke sa gitna para i-disrupt yung counter flash nila. Good thinking coming from Gaon Gaming. Yun lang pala yung susi na kailangan nila. Up and down, no? Very up and down round for Gaon Gaming, but a round is a round, a win is a win for them. So Execration very on the side na kala na nila okay na eh. But the pick off from Gaon Gaming went consecutive. Definitely tuloy-tuloy talaga yung momentum ni Gaon Gaming dito. Maybe forcing that one really well out to Jack Ban. But here comes some utils from the side of Gaon Gaming as they want to stop down Execration for a possible A push on this one. Nakikita na natin yung strong side of Gaon Gaming that they want to force A and let everyone know that B is an open space for them. Pero on this one, I feel like Gaon Gaming is baiting Execration for CLD and Teng to make it so na, okay, magpupush kami, but there's just countless members covering mid na pwede sila mag-rotate between B to A easily. Correct. Ito, ganda ng rotate. Ganda lang sa lubong ni Ellison dito. Narinig niya na parating eh. Kaya, grabe yung pag-swipe niya ng sniper dun. Ito, 4-on-4 yung laban natin. Nasa bombsite B na lahat. Halos maghalika na sila ng mga magkakalaban. Both Globalist and Blacklist dito. Ito, 3-on-3 pa yung laban. Bomb is down. 10 seconds, 9. This is the round for Gaon Gaming. Execration could not just react. Yeah. Gaon Gaming putting Execration on notice. Na sa amin tong round na to. It was so much for Execration na hindi nila na handle, no? It was off angle after off angle. It was pick off after pick off before they were able to enter B. Yes, ang ganda kasi ng setup ng post plan nila. Yun yung sinasabi natin kanina na kapag post plan, dapat yung mga pwestuhan nyo, alam nyo na kung saan kayo pupwesto para mas madali kayo makakuha ng crossfire. Ibig sabihin nun, papadaanan nyo lang yung player sa gitna and then sabay-sabay kayong babaril. So, ganun yung mga tamang diskarte when depending a post plan. So, ito. Medyo kompleto pa, no? Pwesto boss na si Teng tsaka si Jeff Rox and Jason dito. Ako, magsisetup sila sa A. Isa lang iwan sa likod sa gitna, yun yung sniper nila si Ellison. Tingnan natin. Kaso medyo mahirap yung pasukan dito. Dalawa nagbabantay. Dalawa yung gatekeeper natin dito, si Seiya tsaka si ano, si ba to? Si A maybe. Uy! Ooh! One tap to the head. Isang one hit ka lang sa ulo, but Jack Ban revenging off Ellison para magbarteran na naman ulit ng katawan. Palitan dito between lang. GG and Execration. And CLD will be finishing it that off. Another trade 1-for-1. Making it 3v3. Health advantage towards Execration. But take note, Teng has sniper. So it just puts Teng on notice na pwede pa siya gumawa ng play. Because Teng, despite duguan, one tap lang naman ang kailangan niya dyan. So, pero ito, well-balanced yung scoring ng teams natin. No? Kung mapapansin mo, Ellison 6, Jack Ban 5, Jeff Rocks 5, tapos si Jason 3, as well as X3D. Sa kabila naman, Ram 2, Seiya 4, sino ito yung isa? Si Clay.
Clid. Ah, si Clid. Oh, yan. Apat-apat. So, sobrang balance ng boom! Frags natin. Ito, ganda. Palitan na naman. Mapasok. 2-on-2 po tayo. Medyo na bait yung Exerito. Nag-rotate sa kabila. Ito, 2-on-2. Tingnan natin yung post plant nila. Flank? Ito yung mahirap dito. Is this it? Pero na-anticipate kagad doon ni Jack. Ako, delikado sila kay Ram dito. Kung mapitas ni Ram kagad yung isa, mas malayang makapasok yung isang member. Ooh! Nice! Pick off by Ram. Forcing it a 1v1. Palitan na lang palitan dito. How can X react on this one? He did not anticipate. Gaon Gaming. Execration. Tying off 3-3. My goodness. Na, parang trade after trade. It all boiled down to Ram. Ram had better positioning. He got that round extensively well for Execration. It was execution, no, wise for Execration na lahat nag-connect. Seiyao was able to bait some time for Ram. It was staying in a maybe definitely doing the job, God's work, kumbaga. Kasi nabantayan na kagad nila yung pwesto nila. They were able to trade themselves off, but the intel was too good for Execration. Correct. So again, it may look na even yung game, pero again, reminder po natin dito, medyo global resided yung map na to. Ibig sabihin to, Gaon Gaming has the upper hand right now in terms of map control. Tignan natin kung matutuloy-tuloy na XA needs to step up to bring that gap na mas mataas pa kung hindi mahirapan sila pa nag-switch. Oh my God, what a pick! Jeprox gumagawa pa ng isa pa ang play. Hindi sapat ang isa. Gawin nating dalawa. Double head taps to the head by onto Clint and as well as a maybe. Gaon Gaming not missing a beat on that one. Another plan for talagang playground talaga nila yung B site dito. And they are forcing Execration to go for a push. Here comes Seiya. Does not want to force a fight in front of his own eyes. Gusto likuran lang. But Gaon Gaming has the man advantage, making it a 4-3. And this round, Execration needs to regroup. Yep, Execration is in trouble right now. Kasi as of the moment, as you can see, 4-3 lamang po sa score itong Gaon Gaming dito sa mapa na to. That means na probably mas alamang sila later. Hindi natin alam din kasi yung plays na gagawin ng exe. Pero one thing is for sure, again, sa map balance, positioning, lamang talaga dito yung global race. Pero Gaon Gaming really showing how good they are in terms of execution and post plan. Depends. Uy, ganda! Execration gumagawa ng rally up dito. 3v3. Thanks now low on the end of Execration. So there is a lot of openings for Gaon Gaming to make sure Execration does not get the retake that they want. Once Execration gets a big, big step on this one, it's going to be a tough spot for Execration to execute another play after this post-plan scenario. Gaon Gaming does have a good positioning. Ellison! One top lang sapat para mawala na si Seiya sa kalawakan. Ayun na naman yung smoke sa gitna. No? Isasabi natin pa-disable sa counter flash na ginagawa ng exe dito. Pero yun, hinintay nila maubos yung smoke at hindi sila nag-flash. Kaso nga lang, nandun lahat ng player ng Gaon Gaming para abangan din ang mga nag-retake na Execration dito. Unfortunately, Gaon Gaming really showing how good they are in terms of playing the blacklisted side of this map. Definitely, that's really something na dapat bantayan ng Exe dito, and then really need to come up with something as well para mapigilan tong sunod-sunod na pagkapanalo ng Gaon Gaming. Execration biting off more than they could chew. Should have they had this opportunity on hand talaga, no? Could have been so much for Execration on their macro side. There was just so much rounds that Execration could have pulled off really well. But the pickups for Gaon Gaming was too strong, no? Jack Ban, especially Ellison, was able to take down multiple members on an angle that was supposed to be strong for Execration. Correct. So Gaon Gaming on this hand could make it happen once again with this momentum in their fingertips. There's just so much opening for Gaon Gaming. So much right now. They're really showing a good strategy here. Pero ito, pumasok sila sa gitna. Kaso, nandun yung sniper. Hahabol ito. Malamang kaso nabulag. Yun lang. Jack Ban killing Tang and Seiya. Or, yeah. 4-on-3 naman tayo bigla, no? So, pre-plant na naman tayo dito sa bomb site B. Oh my ganda. God. It's Gaon Gaming. Bomb plant after bomb plant. It is 8 consecutive rounds that they were at least 7. Yes, kung naalala ko, it was consecutive after round
na nakakapag-plant sila dito, and they are just putting Execration into a wall na hindi sila makalabas. Gaon Gaming is now switching onto the global risk side, putting some more added pressure onto Execration, knowing that Gaon Gaming's tactics makes it so na pag-transition nila ng global risk side, there is going to be some differential on how could they attack Execration. Correct. Pero si Execration on this end could turn around Gaon Gaming using their game plan of their own. Correct. Eto, no, medyo chill out lang muna yung pwesto ng ginagawa ng Exe. Basa-basa lang, gaya ng ibang teams na nakita natin, nasa mid lang sila nakapocus right now. Tinisubukan nila kung makakapita sila or hindi. Pero they are really taking their time kasi hindi sila pwedeng magkamali. Especially, this is a global red-sided map. Dinadahan-dahan talaga nila. Sinisigurado nila yung entry nila na malinis. Eto, setup ng smoke. Just to pick up. Eto na, malapit na sila sa bombsite. Bombsite B execution to, kitang-kita. Pero pwedeng magbago yan. Depende sa call ng team leader nila. Jeff Rocks, nice pick. Ah, yung camera, sayang. Tabang-tabang. Yung pagkakita talaga nila, no, biglang nag-shift. But Jeff Rocks, still, Achilles making it 2. CLD. Grabe, si Clid, pwede pang umentry doon, but forces not to. A Rachel is not in the mix for Gaon Gaming. So despite the side change, no, they have just so much coverage on this one. Execration cannot answer back with anything strong after that exchange with Ellison. Seiya takes down a sniper for Gaon Gaming. So long range action for Gaon Gaming could not translate any more worse. Kasi nagre-rely sila si Ellison sa pick of potential. Oh. He has 10 kills, the highest so far for Gaon Gaming. So if that on end could not force Execration to be in on their heels, Gaon Gaming could fall consecutively. Kasi Seiya and Clid could have their frags on hand, no? So with this time on the hand of Execration, force plan. Nahirapan pumasok yung Exe dito kasi ang ginagawa ni Gaon Gaming, medyo nag-a-advance siya ng konti sa depensa. Okay. Para may early detection sila. Pero ito, mukhang magkukumit na sila dito. Ganda ng palitan. 2-on-4 po. Ay, 2-on-3. 2v3x3. Dilifaw a mile away. Gets one. Isa na lang nabubuhay dito. Seiya, how can you defend? This is three entering members of Gaon Gaming. Eto na! Wala ka na magagawa. Ano na, Idol? It's three against one. Walang malakas sa isa. Walang malakas sa tatlo. Laban sa isa. Gaon Gaming. Walang malakas Gaming. Sa madami. Yes. Gaon Gaming definitely knows the way of brotherhood talaga, no? 4-point lead for Gaon Gaming as they're 3 points away from finishing off Execration. Medyo hirap dito yung Exe kasi sobrang aggressive din ang approach na ginagawa ni Gaon Gaming dito. I suggest sa Exe, if they're able to pick those guys na nag-a-advance, idiretso na nila. Kasi most likely, malayo pa yung teammate nun, and then yung person na nagbabantay dun sa site na yun is highly likely naka-advance. So, possibly na makapasok sila ng mas mabilis. Kung mapipitas nila, and then they will go all the way dun sa site na yun. Pero tingnan natin kung maiisip nila yon. Pero so far, no, Gaon Gaming really showing how good they are in terms of playing this map. Ang score po natin is 7-3. Again, this is not your ordinary team, okay? These guys are both professional teams. Ayan, ang ganda ng pitas ni Teng sa gitna. Diyos ko po. Tapos, let's add something more, no? Execration and Gaon Gaming is now playing in their play-in. So, the change of animosity and behavior mas tumaas na, knowing the stakes are much higher. Correct. So, Gaon Gaming is definitely playing a different breed of Crossfire right now. And for Execration, definitely on the lackluster side. Pero, there were just so many rounds na pwede nila i-execute. Like this one. This flash would mean something for Execration if they could just pull the lever para gumawa ng play dito. Seiya is so hesitant to make this one. Pero, nagawa niya ring ipasok yun. This is the Execration I am looking for, ladies and gentlemen. 37 seconds left on this C4 as Execration puts the notice on Gaon Gaming as they need to rotate on this one. It's 2v5. How can you possibly retake this? Gaon Gaming gets one onto A maybe, but Seiya trading down Jeff Rocks. Finally, Seiya putting Execration on its back as they get the retaliation round to Gaon Gaming. Correct. Ito, medyo na-expose na ng Exe ang weakness na ginagawa ng Gaon Gaming dito. Kasi pag medyo advanced ka dumepensa, ibig sabihin nun, mabagal yung rotation mo sa kabilang side. At the same time, si Exe naman, pinokus niya lahat ng tao niya sa isang side. And then, yun, nag-struggle talaga dumepensa yung Gaon Gaming na yun. Kaya nanalo yung Exe.
during that round. Tingin natin kung mag-a-adjust din si Gaon Gaming. Adjustment wise, Execration definitely did had their review noon. Parang gumawa na sila ng panibagong blueprint dito. So Gaon Gaming needs a big pickup onto Ellison if they want to make a good play. Ooh! On this one. Isang pixel na lang talaga. Dinaplisan lang sa balahibo si Ramdon. That was close. Almost. That would have been a huge a wake-up call for Gaon Gaming to push on that end. No? But let's take a look. Execration could go for a flank para mawala na dito si Ellison. They know Ellison is a huge threat. Malaking panganib si Ellison para gumawa ng play dito si Teng. And let's say do its course. So, sobrang aggressive ng depensa ng Gaon Gaming dito. Tingnan natin, oh, na-counter na kanina ni Exit. Oh. Tingnan natin kung magagawa nila ulit dito. Dahan-dahan silang gumagapang sa gitna ngayon. Dahan-dahan silang kupo sa gitna. Uy! Nakalusot sila sa gitna. May uy! Sa Ellison? Kanina. Uy! Oh, down! Good flash. Flash! So, ito na ang senyales dito para si para kay Execration gumawa ng panibagong play dito. Gaon Gaming is gonna do something at least to make matters worse for Execration. Ito na yung sinasabi natin, guys, no? Since passive or sobrang aggressive ng Gaon Gaming ng depensa nila, yung isang side nila nako-compromise. Kaya ito, outnumbered, pero ayun, pa-plank na rin yung iba, pero nasa loob na ng side yung mga one for one. Exit dito. 1-for-1 trade for Gaon Gaming as well as Execration. Here comes the utils thrown out by Execration as they want this bomb site so badly. Gustong-gusto nila, pero tumetesting kaya sa laro ni Jason. You are just living in Jason's world, Execration. 3K onto that man alone. Forcing Gaon Gaming into a love to 4. Wag daw sa bomb site niya. Wag. May wag pangalan dito niya yon. May markings. May karatula niya ni Jason. Do not enter, sabi niya. Ito, ang ganda ng depensa ng ginawa ng Gaon Gaming. Pero nagustuhan ko yung ano nila, no? Yung ginawa nila. Alam nila na malayo sila. So, nung nagkaroon ng mga footsteps, biglang nagtakbuhan yung mga members nila. So, ano nangyari? Na-sandwich bigla yung exe during that round. That's why they're able to come up and able to kill every single person na coming from XA. Crazy, crazy yeah. Place ang ganda from Gaon Gaming. Sila, napakalupit. Grabe talaga, oh. Gaon, this is a definitely different Gaon Gaming, no? There was just so many hesitations from the way I saw them last week, no? Oh. And with Gaon Gaming, despite getting picked off, parang the risk factor of them getting picked off is so big, pero the place is still consecutive. Hindi sila nag-backdown sa gusto nilang gawin dito, Ellison. Very duguan dito, pero Ram is there sneaking him off. Oh my God, that Q from Seiya. Alam niyang nasaan doon si Ellison. Now, Execration going into the half of this one. Making it 5-8. Gaon Gaming, tigil muna sila no, sa operations nila. So kung saan, nililito nila si Execration because they were able to read that off really well. Grabe, good decision making ang ginawa ni Exe during that run. Napansin mo, pagkapitas nila ng isa, pinasok na nila agad. Kasi alam nila na sobrang kalat din yung dumepensa itong Gaon Gaming. Kaya they took the opportunity to execute that kind of play. That's why they're able to get the bomb site kagad. And was able to win the round in the process. So, ayun. Good job dito. Talagang nabibilib ako sa mga teamwork na or sa team plays na pinapakita ng both teams dito. And na-expose nila yung bawat opportunity ng bawat team. Grabe, ganong kataas yung level ng Crossfire dito sa Pilipinas. So, hands down sa inyo, guys. It is the testimony of Sir Gary himself na talaga yung nung benchmark talaga ng teams dito for CFS Masters PH is on a all-time high, kumbaga. Now, Gaon Gaming is in the driver's seat, kumbaga, as if Execration definitely put them in notice. Ang hirap gawin kay Gaon Gaming talaga yung paano mo sila titigilan. X3D trading it for the rest of his members. Jeff Rocks finishing off A maybe. Hindi na makasagot dito si Execration. Gaon Gaming. How in the world are you pulling this off play after play after play? Hindi kayo nauubusan ng pampalito sa Execration. Ellison with a 2K para matapos na. And it's last 5 in favor of Gaon Gaming. So this time naman, oh, ginamit ni Gaon Gaming yung weakness ng play na ginagawa ng Exe. Alam nila na kapag napitas na sila kagad o na early clash, susugurin sila. Kaya ang ginawa nila, nung nalaman nilang parating, umatras silang lahat. E di na, sandwich na ngayon bigla ng Gaon Gaming. Parang yung nangyari kanina, inulit lang nila. So, good job coming from Gaon Gaming dito. Talagang napakalupit ng mga decision making na ginagawa ng both team leaders na itong magkabilang team na to. Here it is.
Final rally for Gaon Gaming. Tignan mo yung score ni Sayo. 14 yung mga kasama niya. 99976. Ang lupit. Sa kabila naman, well round sila. 11, 10, 13, and then 6, 7. So, that's why they're on top right now. Match point na po tayo para kay Gaon Gaming, showing how good they are on this map. Ang lupit. Ibang-ibang klase talaga ang nalalabas sa Ankara. No? This is a, kumbaga, from assessing last week's action, though, this is a very fast-paced game from what I'm seeing so far for Crossfire. No, it was a sobrang bilis lang na pangyayari from match number one. Now we transition into match number two. We are not even in the sub 30-minute mark. Kumbaga, that's like the average gameplay of CFS. No, but if you could see this, Gaon Gaming is close to finishing this in a sub 30-minute game. They are making execration. They are making quick work of execration. Kumbaga, despite the passiveness of Gaon Gaming, execration is making a recipe na kung saan napipick up sila kagad. That's why Gaon Gaming is quick to react. Ito. Here comes a push from Gaon Gaming because they want it so bad. Execration open stopping side, down side. X3D. Here it comes. Ito na ang rally up ni Execration dito para tumigil si Gaon Gaming kasi masyado na silang ambisyoso. Making it 5v3. Here comes Jason and Jackban from the backside para gumawa ng panibagong play dito as Jackban gets off a corner and take a maybe forcing it off onto Ram. 1v3. Parang ganyan lang. He is dangerously low. He is one pixel away from death. He gets a maybe. Here comes Teng from the side. Hindi niya nakita doon si Teng. Close but no cigar. Wow. And Execration plays that really well. Grabe. Good job yung ginawa ng Execration dito. Pero at that time, hindi ko alam kung ano nangyari sa Gaon Gaming. Bigla na lang silang huminto sa bawat side. Kasi naging clueless sila. Naging kulang yung intel nila. Hindi nila alam kung saan pupunta yung exe. Kasi naglakad yung exe all the way para makalapit. So, ang galing ng tactics na ginawa niya. Alam nila eh. Alam nila ang gagawin kung paano papasokin, kakounterin yung mga capacity. Pero eto, Ellison killing A maybe in the process using his sniper. Pero ito, kinukulit nila yung bombsite. Galit na galit. Okay, wala na yung landowner ng bombsite B. Wala na si Jason dito. That is green light for Execration. But still, man advantage onto Gaon Gaming. Now, Execration needs to plant this one to force Gaon Gaming to get an off angle on this one. So, Execration, they could mix and match something up and get a big pick off to at least Jeff Rocks to stop down the momentum that Gaon Gaming has. Time is ticking for Gaon Gaming to put something in this round for them. Wala pa silang nabibigay sa Execration in terms of a strong showing because they get picked off really well, Ellison. Uy, medyo alanganin dito Gaon Gaming na naman ex dito. Pero ito, nice kill coming 1v1 from Sid. One-on-one with a great one. Seiya. X3D. Execration. Nice. Extending the round for his team. Good job, Execration. Gaon Gaming, you're pulling off something that is not very likely of you, no? Gaon Gaming, you're 1 point away, but you are close to pulling a Herbie Gaming on this one. Nice try. Pero, you know, hindi pa rin natin matatago na match point pa rin yung Gaon Gaming. Isang konting swerte lang ang kailangan nila dito laban sa EXE, pero EXE talagang napaka-persistent nila. Hindi sila magpapatalo basta-basta. Kitang-kita naman from last one to last. Oh my God! Execration is on the board and Jackban is stopping that, pero tinanggal ang parap ni Ram dito kay Jackban. Now, it is a 2v4. Here it comes another rally up for X3D and company as he gets a big tap to the head onto CLD. Teng gets a big pick up on Jeff Rocks as well. 1v3. Medyo alanganin na dito si X3D because he has all sorts of trouble. Mapapalibutan ka na. Napipincer maneuver siya dito despite the smoke is just separating Seiya and him to force a fight as he gets flashed into the face. Hindi siya makapag-entry na maayos. X3D, despite the cloudiness, he is still evident in fighting that off. Where's the rotation? Eto na si Teng! Oh my God! He was a close away! Hindi niya na tinuloy! May speed kit na siya, hindi niya pa tinuloy. Actually, na-anticipate niya, kaya binitawan niya, naaabot talaga kasi sobrang lapit. That's why he took the chance to at least kill the person. Pero unfortunately, oh my God. The person is very confident na nireport na sa kanya ng kasama niya na mula doon na to. Yun po ang nangyari doon. That's why XE was able to come up on top that round. XE doing... There is...
may there's just something with teams that are scoring 9 tas hindi nila nako-close out talaga, Sir Gary. Well, unfortunately, talagang magaling naman yung teams natin na naglalaro ngayon. So, they're not a pro gaming team for no reason. That's why they're showing how good they are right now in terms of innovating as an execution. In terms of their team play. Ito, nakita na marami. Tatlo yan! It's a firing squad brought to you by the folks at Execration. And Execration is on the board right now. 2v3, Gaon Gaming is on their heels. Hindi sila makasagot pa as he gets splashed into the face. Ellison, nanganganib na! 1v3, X3D. You have this on your hands if you could pull it off nice and slowly. But Execration has every angle in its name. Execration, after being down so much, forces our first overtime. It's just the second series, pero ngayon pa lang ang init na agad. Sobra. Sobrang ganda. Just like we predicted, guys, kung gaano kainit tong laban na to. Kahit na bumabagyo ngayon, random mo yung init ng laban na magkabilang team. Sobrang palitan lang, you know. Talagang napakagaling. Ang sarap panoorin. Execration really doing well in terms of playing Blacklist. Sobrang ganda rin ng execution nila. Kaya hindi kinaya ng Gaon Gaming i-close out yung laban. sinabi ko lang kanina, Sir Gary, Gaon Gaming went back down 3-9, tapos nabaliktad pa nila yon. Natalo pa nila Sir Biggie. Ngayon, nabalik na sa kanila. History repeating itself, but on a bad way talaga, yes. No, for Gaon Gaming. But now with this side switch, nakikita mo ba yung chances ni Gaon Gaming to finally finish it off? I don't think so, especially nung pinakita nung ng X Okay. Ibig sabihin, they came prepared as well. So it's only a matter of reading their opponent's playbook na lang talaga. Kung makikita mo, kadiba, yung mga counter nila, a simple smoke in the middle, disabled those counter flash na ginagawa ng XA. So ganun, basahan lang talaga, pagalingan na ng ganun katitindi yung mga teams natin na naglaro ngayon. Definitely, it is worth to have them at the finals. Definitely, medyo kung sino man matatalo dito, delikado yung mga kalaro nila bukas for sure. Oh my God. those teams talaga, no? Parang do not underestimate the lower bracket because it is a breeding ground of possible underdog stories. Kung di man underdog stories, the one that becomes titans from some reason. So now, eto na. Our first overtime. It is just the second series today, ladies and gentlemen. But the action is already hot here at Ankara as Gaon Gaming gets stopped by close as to 9-4. Yeah. If I'm not, match point na sila nung 9-4. Yeah, 9-4, 9-3. Okay, so at that end. So talagang naniniwala na ako talaga sa karma. Naniniwala na ako sa malas. Ooh! Boom! Lumine up kay Ellison. Anong mangyayari? Of course, Gaon Gaming will get on that one. X3D, big up on to say as well. So aggression-wise kay Execration, walang-wala na sa kamay nila. Oo, eto na naman. No? Gaon Gaming really showing how good they are in terms of playing Blacklist on this map. Kaya eto, 3-on-5, bigla ang laban natin. So naka-bunker lang yung Gaon Gaming dito sa bomb site. Eh, tingnan natin kung anong gagawin nila. Kasi napalibutan din sila ng exe dito eh. Tingnan natin. Hindi sila makagalaw kasi alam nila may naka-push. Naghihintay sila. Tingnan natin ito saan magkapitan. Yun na nga sinasabi natin. Eh, maybe was able to flank pero na-counter kagad siya. Ito, 4-on-1. Medyo masaklap to para sa Execration. Medyo sasagasaan na lang to ng Gaon Gaming dito. Pero hindi nila hindi nila inaharaban. Waiting! May testing pa. Gumagawa pa ng play. Alam na nila kung nasaan. Takbuhan lang ito sa kapila. Pero may nagpaiwan. They want to anticipate where Tang is. There is Ellison. Oh, they know! There is the flash that signalizes the execution-wise Tang! Luminya kayo sa bala ni Tang. Pero Jeff Rox, tinapos ang pangarap na Execration, gumawa ng comeback potential. Here it comes, ladies and gentlemen. Gaon Gaming finally getting a lead after that. 1 point. They're 3 points away from making it happen for Gaon Gaming. This is just the first game of this best of three. Sobrang tiyaga ng Gaon Gaming nung
round na yun, alam nila na napalibutan sila, so hindi sila gumalaw. Hinintay lang nila lumabas yung mga kalaban sa lungga nila. And they really made it. They really punished Exed during that round. Kasi na paglabas ng isa, patay ka agad. Eh. Walang palagi, di ba? So, ayun. Gaon Gaming really showing how good they are playing this side of the map. Pero si Exed, tingnan natin kung makapag-adjust sila. Kasi kanina pa sila kinakain din dito ng Gaon Gaming sa side na to. Where is the answer? Ayan, that papunta na naman sila sa A dito. Ang setup nila is 4-1. Isa sa gitna, dalawa, apat dito sa A. Tingnan natin kung magsasasin sila dito sa gagawin nila. So, tatlo na naman dun sa parang bend dun, no? Nahantay na lang talaga na magkasalpukan dito sa Execration. At si Gaon Gaming sa may bandang mid dito. Ginabang ni Jason. At least slowly crawling it in. At nandiyan na kayo si A-Baby. Yes, A-Triple! Oh my God! Si Ram ang tatapos nun kasi wala nang sapat na bala. But Ellison stopping off Ram. A-Maybe! Sure na ako na kay A-Maybe. You does not deserve maybe in your name. My goodness, you does not want that smoke. Oh my God, Execration! Walang pababayaan dito si Execration. Grabe. Lalaban pa rin sila. Ang ganda ng gapang ng Gaon Gaming. Pero nabulaga sila. Nandun si A maybe. And luckily for him, was able to immediately kill at least 2 or 3 person in the process. Ang lupit. Good job coming from A maybe. Stopping the attack coming from Gaon Gaming. Pero ito, balik na naman tayo. 10-10 po yung score natin. Sobrang tindi na laban. Again, guys, so sobrang init ito. Feeling ko parang third map na natin. Ito, first map pa lang po tayo. First, 1 out of 3 po ang setup natin. Kung nakikita na, sobrang fast pace, sobrang tactical, sa sobrang lupit. Kala talaga natin, it's already the third map. But, do not be fooled. This is just the first map. Again, guys, Gaon Gaming stopping down Execration, but Execration saying no, babawi kami. So Execration so wise on their place is very unusual. Pero gumagana talaga lahat ng ginagawa ni Execration. Here it comes, Gaon Gaming taking a page out of Execration's playbook para gumawa ng play dito sa may bandang A. At least pitas ba? Kailangan niya ng pitas dito. How? Paano? Ang ganda ng paano nangyari yun? Execration now on the board once again. How is this connecting for Execration? Gaon Gaming just falling over like dominoes, mga kaibigan. 5v2. Oh my God, another pick of fighting. Pigilan nyo, bunutan nyo ng internet si Ting. This man is insane as we head on over to another overtime. Yun yung problema. Oh wait, is it overtime? Yes. Oh yeah, it is another overtime. First half ng overtime. Yes, yes. So, best of 6 to race to 4. So, yun, ang ganda ng ginawa dito ni Ting. Ang naging problema kasi nung kabila is walang nag-flank or walang somewhat nag-fake doon sa kabilang side. Kaya si Ting, since alam niya na doon talaga manggagaling, he has actually the good position doon sa sniper's nest na yon, and was able to come up with 3 frags or 2 in the process. So, good job kay Ting. Pero yun, bawi tayo next round. Ang tindi ng laban, guys. Kung sa mga nag-enjoy yan, huwag nyo rin kalimutan i-share sa mga kaibigan nyo kung gaano kasaya yung laban natin yan para mapanood din nila. Pakishare na lang po yung stream natin. Maraming salamat. That is crazy. I'm speechless, Sir Gary, no? Kasi hindi pinapalampas ni Execration yung idea na mananalo si Gaon Gaming. Hindi pwede. Just like that, 11-10. So, side switch. Kailangan manalo ng 3 straight rounds dito ni Exe to win the map. Tama ba? 3. I think 2 na lang po ata, no? Kasi pag 13 na sila eh. So, 11. Okay. Yun. Eto, tingnan natin. Medyo chill lang muna yung ginagawa ng Exe dito, no? Pero alam na nila, basado nila yung ginagawa ni Gigi rito. Tingnan natin kung anong klaseng execution ang gagawin nila. Alam nila na medyo aggressive yung approach ni Gaon Gaming, kaya hindi nila basta-basang nilalabas yung mga kanto. So, ang ginagawa nila, regroup. Talagang they move as a pack, as a team talaga, and then execute together as well. So, ganun katinde yung mga players na to. On the other hand naman, itong Gaon Gaming, talagang kino-cover nila. Kumukuha talaga sila ng insight kung saan manggagaling itong kalaban nila. So, again, yung mga tactics nila, may mga pros and cons talaga yun eh. So, pagalingan na lang mag-exploit ang nangyayari
dito sa magkabilang team na to. Ito, ang ganda talaga ng gapang na exit dito. Ang ganda ng entry point nila palagi sa bawat side. Ito, talagang ginagapang nila eh. Oh. Ito, tingnan natin kung mapipitas dito sa X3D. Kasi yan yung unang clash point natin dito. Ito, nice pick sa A. Tingnan natin kung gagalaw yung depensa nila sa B. Hindi. Patigasan. Ito na. Testing lang. Tumitesting dito si Gaon Gaming. Natin. Walang makita si Jeff Rocks. Okay, Seiya. First yun, on the natin. Board dito sa Exe versus Gaon Gaming. Oh, oh my God, what a sight to see. Pag nag-40 seconds na to, Sir Gary, magsisimula na ang bakbakan kasi that is the sign for Gaon Gaming to make a play. Correct. Ito, isang patayan lang kailangan natin dito. Ito, mukhang ipipick nila yung A. Ha? Tingnan natin kung bibeta sa B yung pick na ginagawa nila sa A. This is crazy. This is so crazy. Sobrang lupet. 20 seconds left. Wala pa rin ginagawa ni Execration. Here it comes. Double on to Jeff. Seiya stopping down Ellison. No more pickup potential for Gaon Gaming. 3v4. Execration needs to make a play. But everyone from Gaon Gaming is stopping them on their tracks. Here comes the entry coming in from Gaon Gaming as Jeff Rocks and Jackman is right over there. All they need to do is to go in. 25 seconds left before the C4 explodes as the threat that lies within Gaon Gaming's chances of winning this off. Here comes Jackman and company! Pero pantayan nyo kung nasaan si Jeff Rocks. Kasi yan, yung kailangan nyong i-anticipate. Oh my God, Execration! 1 point away after making that miraculous run. Oh my God. Grabe, sobrang contained talaga ni Exe ang mga plays to counter Gaon Gaming dito. Gaon Gaming, sobrang basada na yung ginagawa nila ni Exe. Tignan natin kung makakapag-adjust pa sila sa nangyayari ngayon. Kung makikita mo, no, ganun pa rin yung ginagawa nila. Set up sa mid, walk lang, slow lang, slow lang. Kasi alam nila, sobrang aggressive itong Gaon Gaming. Gaya yan. Ang ganda ng coverage ni Gaon Gaming ngayon. Maganda yung insight niya. Na alam nila na wala eh. Wala pa sa side nila yung kalaban. Pero eto, dahan-dahan lang talagang gumagapang yung Execration dito. In reality, and then yun talaga yung lumalason sa Gaon Gaming. Hindi nila ma-anticipate, hindi nila mabilang kung gaano karami yung lumalapit sa bomb site nila or sa area of responsibility nila. Eto, tingnan natin, dumidiskarte sa gitna si Teng with his sniper. Sobrang chill lang muna, ano? Kasi alam nila, match point na yung XA. So, sobrang ingat na ginagawa ng ano dito, ng Gaon Gaming. Both sides are prepared right now to end and to extend yung round na to. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. So far, eto, nagkakaamuyan na sila, no? Ang maganda rito, tatlo yung tao sa B. And then most of the person ng blacklist is nasa B rin, pero wala sa kanila yung bomba. If you take a look at the bomb side or the bomb, nasa gitna lang siya, no? Ibig sabihin, they are not committed yet. So, they are just waiting for someone to pick. Yun na nga, oh, lahat sila nakabantay sa mga angulo. Tingnan natin kung paano ito magkakapitasan. Pero ito, ang ganda ng pwesto ng tao sa gitna. Ayan na, magkukumpitasan. Ellison. Nice shot. Big pick off. Pero here comes Seiya. Pero tumigil as wala na siyang oras para magpalit pa ng weapon doon. Jeff Rocks, magkakatagpuhan sila dito. Medyo ni panic CLD. Ano, Jeff Rocks, ayaw niyang i-chal to. Here it comes. Ooh! Tatlo yung firing squad na sumalubang doon kay Jeff Rocks. 3v3. Tabla pa rin dito ang man advantage between Execration and Gaon Gaming. But Execration, they have a better positioning. You said it, Sir Gary. Inaantay na lang talaga nila pumasok sa waiting hands dito ni Gaon Gaming. Pero kailangan ni Sir ng bait dun, pero ito, naramdaman. Boom! Get stopped to the head. Sad showing so far for Execration. They're just crumbling over the hands of Gaon Gaming. Hindi sila makakagawa ng play dito. Seiya is on a dangerous spot as he gets sandwiched on this one. How can you play this? Sayon! Oh! Sabi mo na! Yun lang! Sayang! Sayang! Oh my God! Seiya! Actually, that was good, no? For Gaon Gaming. At least, anticipate na lang na ipupush si Seiya. So, one member acted as bait. Ang ganda nun. Good job. Pero kung hindi... isang bullet na lang talaga. Ano talaga eh, parang sakto talaga. Alam ni Seiya na pros don't pick. Tinuloy. Ayun. Unfortunately, kinulang siya ng oras konti rin. Pero nice defense ang ginawa ni Gaon Gaming. Ito, 12-11 po tayo. Pag nanalo yung Gaon Gaming dito, another overtime. Pero pag nanalo yung X-ray dito, it's over. It's for Gaon Gaming, it's over. Pero both
teams are showing how good they are in terms of containing a situation for each of their members. Grabe, sobrang ganda ng depensa at opensa na pinapakita nila. Hopefully, one of these guys will meet again in the finals. Para sa akin, parang finals yung laban, yo. Gaon Gaming talaga, no, showing a classic after classic, no, at hindi nagbabago yun dito sa labanan nila ni Execration. But with Execration, they're hungry in finishing off map number one. It's just map number one! Nakakapanibago tignan! But Execration and at least some two members, they want to force something here out of A. Ito na ang pasok, mala FBI lang. Sinipa na ang pinto! Pero si Jason titigil doon para doon. A maybe, stopping off Jason. Here comes another push from Execration as he spots down A maybe. And Ram, here it comes another one possibly. Pero si Ram mananalo sa labanan na yon. 2v1, Execration has their chance. Here it comes, but X3D forces 1v1. X3D, how can you do this? Dangerously low dito si X3D. Kalahati na lang yung buhay niya dito. Ram is now running away. He's just playing around the time. 18 seconds left dito, mga kaibigan. He has taken it! Oh my God! Oh my God! What a defuse! Oh my God! Sudden death! Ito na, Sir Gary! Nakikita na natin kung sino mananalo. Labanan pala ng oras, sabi ni X3D, ayoko, gusto ko na i-defuse. He has the speed kit, the mind games of Gaon Gaming. Ah, grabe. Ang lupit, sobrang saya ng panoorin itong laban na ito. For a moment, akala ko X is under control, pero biglang yung decision making na ginawa ni Gaon Gaming is sobrang critical to extend the round. To make it to the final round of this game, sobrang galing. Ay, grabe, congrats sa dalawang team na to. Eto na, finally, makakapag-crown na tayo ng panalo sa game number one after the sudden death is over. Switching sides once again, ladies and gentlemen, as it is being set up, but I'm just astonished, in awe, speechless, kumbaga, Sir Gary. Kasi, well, X3D! He was so exposed on that one. Ganun ka, pero ganun siya. Parang grabe yung balat niya gawa sa bakal eh. Grabe. Ganun katapang yung ginawa ng Gaon Gaming nila ni X3D. Kudos sa'yo. Sobrang tibay mo mag-isip. At the same time, actually, sobrang close nun. If he did not do that, it's probably over for his team. Oh my well. God. Eto na. It's a gamble talaga. Eto po, kung sino manalo dito. Sure na yan. Ellison! Uy, ganda na magang pakonswelo kay Gaon Gaming. Ang katawan ni Teng dito. Inalay. 5v4. Eto na, malapit na makakuha ng magandang hapunan dito si Gaon Gaming, pero matitigil dito ni Execration with two big kills of their own. 4v3. Nanganganib na dito si Gaon Gaming kasi na di nila alam kung nasaan dito si Execration. Wala man silang kung ano-anong intel dito. Eto rin si Jackman, pero si Jeff Rox, the savior of Jackman, stopping a maybe. Now, 3v3 na ulit dito, mga kaibigan. Even game pa rin po tayo, pero bomb is ticking. Right now, 24 seconds down. Tignan natin kung anong gagawin dito ng Gaon Gaming. Oh, CLD! Oh! CLD! Oh, my! GG! Oh, Gaon Gaming! GG's, naubos na dito si Gaon Gaming. I don't know what happened. Honestly, di ko alam paano nangyari. But if Execration what that, okay, sila ang nanalo. Execration! After that slugfest of a game, nanalo na rin sila after two overtimes turned into sudden death. Grabe, oh my God. Again, guys, napakatindi ng pinapakita ng magkabilang teams natin. No? Ganun sila kalupit. Talagang sulit every moment. Eh. Talagang naghihintayin. Alam mo yun, the communication is there. The coordination is there. Lahat, the aim and everything, lahat nasa kanila. Hopefully, guys, no? Hopefully, again, wini-wish ko umabot tong dalawang teams na to sa finals kasi sobrang exciting nila panoorin. Di ko na napipigilang basta umupo, Sir Gary. Yung action ito, dapat talaga nakatayo, tumatalon-talon kung saan-saang parte ng kwarto kasi ibang-iba talaga yung lakas. Correct. Ng isang Execration versus Gaon. Ito yung kwentong sasabihin nila sa mga ano, sa mga pamangkin at mga anak talaga nila, no, na this is one of
the most entertaining games we have seen correct, so correct. Far. Tapos, ang maganda rito, may pa-blessing pa ulit si Execration tsaka si Gaon Gaming kasi meron pa silang susunod na map. Uh-huh. Which is, quite frankly, the first time we will see this in over a week. Uh-huh. It is Mexico, Sir Gary. This is, there was no recorded Mexico maps last week. Ngayon lang natin siya makikita. So, ibig sabihin dito, may pakulo tong series na to because yes. Mexico is a very very tight grabe talaga there's just so many fights na sobrang bilis na mangyayari if I'm not gonna be surprised no so Gaon Gaming this is their map kumbaga correct. So now this is Execration actually's map of choosing which is very different no so Gaon Gaming gets out maneuvered in this one. Now they have a chance to make things right in this Mexico map. So talagang bawian lang dito. Grabe guys, no. Kung mapapansin niyo sa gitna, it took us 25 rounds just to end the first map. Parang dalawa tatlong laban na 'yan. So normally parang dalawa tatlong laban kasi normally race to 10 lang panalo ka na pero ito they almost made it at least 30 rounds again kung makikita mo yung palitan no sobrang dikit lang talaga mananalo ng dalawang rounds na sunod tas isa bilang apat so sobrang dikit talaga ng laban guys kaya ayun at the end of the day good job kay Execration winning on top pero sobrang clutch yung ginawa talaga ni X3D kanina bilib talaga Every round is a highlight, oo. Sir Gary. Walang dull moment talaga eh. Oh. Lahat talaga gustong lumaban. My goodness. Ito ba yung mga highlights natin sa first map natin. Oh. Kitang-kita nyo naman. Sobrang dikit lang palagi ng mga palitan at refrag na nangyayari. It's just... Parang... Okay, I'm speechless honestly. Take a look at that scoreline. Oh. 9-5. So, Gaon Gaming, isa na lang. Isang one round na lang talaga, no? Tapos, ito. Nabuhay si Execration. Yan yung unang attempt, wala. Boom. Alam so, kala ko talaga yung pick-off ni Ellison doon from Gaon Gaming when it was 12-12. Kala ko yun na yun eh. It was a big rally for Gaon Gaming talaga. Ginawa ng AMAB, oh. Lupit. It was, grabe. Parang gusto ko na lang yun ulit yung maging game 2. para malupitan ulit ako. Kasi, how can you top that off, Sir Gary? Grabe, ako sobrang speechless ako sa nakita ko ngayon sa magkabilang team. Talagang kudos sa inyo, sa mga coach nyo, sa mga org nyo. Talagang sobrang worth it to have you guys around. That's all I could say. That's entertainment. And you can only see it here at CFS PH Masters Day 7, ladies and gentlemen. It is not this is not just the action today. There's still more to come. There's still two more best of three series. And there's still more tomorrow. So the action does not stop here. And we are now proceeding into Mexico, ladies and gentlemen. It is Execration's choosing. It is blacklist territory for Execration and global risk for Gaon Gaming. Meaning, Gaon Gaming doesn't have any confidence on this one. Kasi Execration has Gaon Gaming's number. Forcing that 1-0. Now, ngayon, makakita balo tayo ng paglabas ng Wales. Sweep! Or sweep. Can Gaon Gaming force a silver scrape? Make it to game 3. Well, for sure. Lamang na naman tayo. Again, gaya ng sinabi ko nung una, most of the maps that we have here sa Crossfire is global risk sided. Okay? So, gaya ng sinabi ko nung una, talagang depende na lang talaga kung paano mo siya didepensahan, paano mag-rotate yung mga kasama mo, paano yung setup nyo ng mga teams nyo on how you guys work things out. Both sides, again, it will boil down kung gaano kaganda yung teamwork nyo, especially sa mapa na to. Medyo mabilis yung palitan ng frags dito kasi maliit lang yung mapa. Parang magkakatabi lang automatic pag lumabas yung isa dyan, malamang sa malamang may kasunod dyan. So, yun, bagalingan sa milip kasi yung mga, ang pinaka-prone dito yung tumatawid dyan sa water kasi pwede kang ma-snipe dyan eh. As well as pwede ka rin mamatay agad kasi pag suguring ka dyan ng global race is sobrang hirap din pigilan. So, tingnan na natin kung anong gagawin nila no. Gaon Gaming starting as global risk and then blacklist po yung Execration natin. So far, sobrang hirap na i-predict ngayon kung sino mananalo. Pero both of them deserves to win and go to the finals for sure. Ito na. It is action here. Game number 2, ladies and gentlemen. Execration versus
Gaon. Gaming, wala mo nang uuwi dito kasi meron pang labanan dito manood at tumutok pa kayo kasi marami pang action na pakonsuelo dito si Crossfire Masters as we are now in the territory of Execration and Gaon Gaming. Here at Mexico, ladies and gentlemen, 1 minute and 50 seconds left as no action is still calling for Gaon Gaming to pull off the switch button para gumawa na sila ng play. But sadly enough, Execration is just on the waiting shed, no? Kasi they're waiting for this Gaon, for the overextension of Gaon Gaming. Ito, so, kung mapapansin mo, ang setup nila papuntang A. Pero they could quickly transition sa mid kasi malapit lang talaga. Pero ito, nice push coming from X3D dun sa alley or shortcut na nangyayari dun sa gilid sa left side ng bomb site A. Pero ito, mapansin mo, hindi nila tinuloy kasi push lang naman yun and then natalo sa clash yung Execration kaya hindi nila pinasok side na yun. Boom! Gaon Gaming, they are on the board with two kills of their own. Ang playing style ng Gaon Gaming really pays off right now for them na sobrang aggressive nila in terms of defensive style na ginagawa nila per map. Kung mapansin mo, ganun din yung setup nila kanina eh. Yung trademark nila na talagang sobrang aggressive nila sa depensa, talagang nag-a-advance sila. Di ba? Ito Exe showing their trademark as well in terms of penetrating a certain point ng mapa. Ooh, yun nga lang na ito na naman ba? Gaon Gaming is getting the momentum that they want. But Elison will be finishing off Seiya as GG getting the first round of the second map. Well, as Mexico is looking pretty good so far for Gaon Gaming. Yes, no, they were very strong on the side na ayaw nila mag-force them play. They're just putting some bait onto Execration, correct, para mag-overextend talaga. So, I would expect na Execration would be doing that game plan talaga na ibibait nila si Gaon Gaming onto a pincer maneuver, onto a pick-off. Pero si Gaon Gaming, despite playing the global risk side, inaantay talaga nilang magkamali dito sa Execration by overextending. Correct. So, dapat yung nilalaro ni Execration is napupunta kay Gaon Gaming ngayon. Critical yung mga first clash na yun na lalong-lalo na kanina. Buti na lang X3D was able to come up on top of that clash kasi kung hindi, malamang tapos na yung site nila. Pero ito, kanina naman, na napansin ko na medyo dry pick yung ginawa ng X3D dito kaya madali silang naubos or na ano bang magandang term para sa kanya na kinain na lang sila ni Gaon Gaming in terms of penetrating site. To Gaon Gaming really showing how good they are defending the maps. Ito, medyo boss-boss na sila dahil sa Granada. Sobrang aggressive kasi talaga ng Gaon Gaming dito. Okay. Ito, tingin natin kung anong here execution ang gagawin na. Flash out! Boom! Sinabay na lang pasok. Lanking Gaon Gaming! Pero Execration is trying to retaliate some fallen members pero hindi sapat yun kasi mas maraming tao ang buhay si Gaon Gaming. They definitely anticipated Execration and it paid off really well. 2-0, so, Gaon Gaming. Within 10 seconds, naubos yung members ng XA. So, yung sinasabi natin, no, kapag ganito klaseng team play, malamang sa malamang yan, may mga backup yan. And then, paramihan na lang ng defense sa isang set. And then, syempre, may konting swerte sa positioning, konting dasal. Pero, for sure, Gaon Gaming is really showing well how well they are depending this map. Kaya hirap na hirap yung XA dito. I think 3 is good enough for XA dito para sa parse up. And if they get more, mas maganda. Pero 3 is, I would say, the most safest round para sa XA. Execration needs to go back to the drawing board. No? Lahat, hindi, lahat is kumukonnect kay Gaon Gaming. So, execution-wise, Gaon Gaming is on the board. So, ang inaantay talaga dito ni Execration is magkamali ng util throw dito sa Gaon Gaming because every angle, every sort of take from mid, hindi na kukuha ni Execration dito. And that is their sweet spot. Kasi once they have total control of mid, they could easily rotate here at long, they could easily rotate at river, at water, no? So, dun palang parang hindi nila ma-force. Oh my God, Seiya gets one. And CLD will be getting another one as well. Make it a double for the side of Execration. It's 3v2. X3D and Jeff Rocks is in a whole lot of trouble, ladies and gentlemen. As X3D is now down in the hands of Execration, this is the round that they want
Eto na, nahanap na nila yung groove nila dito as Execration. Ooh. Bumubugi, sumasayaw na. Sinachachahan na nila si GG as Execration. Executing it very, very well as Clint finishing it off. Gaon Gaming, definitely pressured. Good job, Execration. Pero ayun, no, medyo nagkamali doon yung ano, Gaon Gaming. Immediately, na-man down sila ng dalawang tao kaya napasok agad yung site nila. So, yun, ganun kahirap laruin tong mapa na to, guys. Kasi, if the trade is not balanced talaga, talaga makakapasok talaga bigla yung ano yung blacklist dito. Pero kung ano ba, kung one-on-one lang yan, okay pa yan, makarotate pa yung mga kasama. Pero pag naubos bigla at least na dalawang sunod or naubos yung bantay na isang site, matik yan, it will be hell para sa Gaon Gaming or sa mga Global Risk players pag ganun yung sitwasyon. Let's go for another round. Execration, as they are just in the nick of time before Gaon Gaming will be forcing. Ooh, nice greening! Salung salung! As there's just so much that's happening for the side of Gaon Gaming. They are on the board, but they are getting pressured by Execration despite they are injured. No, Execration is still something that there's just still something that could happen for Gaon Gaming. Pero yeah, nahihirapan sila mag-execute dito as Execration does have their number. So if I'm Gaon Gaming, I need to force Execration into bumps, at least bump site A. Oh, kasi sa kung saan at least bump site A could Gaon Gaming could rotate. Nag-decide mag-cover ng bump site kasi walang nangyayari dito sa side na to ng mapa. Kaya ayan, may insight na sila kung saan papunta yung kalaban. Tingnan lang natin kung paano didepensahan ng tao sa gitna. Galit na Execration. Pumapasok na mala FBI. Nagsiliparan na ang mga katawan dito sa loob ng A. It's a warfare here, ladies and gentlemen, as it is a bloodbath indeed. Gaon Gaming is on their tracks. But Gaon Gaming ending up strong on that one. Kala ko sila na yung mauubos. But Gaon Gaming still has LT numbers in their name. So as long as yung trade is even lang, lamang talaga dito yung Gaon Gaming. Pero kapag nakauna ng dalawa, nang mabilis itong XA, highly likely delikado yung Gaon Gaming. So they really need to stick together in terms of defending the sides of the map. Kasi kung hindi nila gagawin yun, kakainin lang talaga sila ng XA. Kitang-kita mo naman yung ginagawa ng XA. Sabay-sabay talaga silang pumapasok. And yes, mapatay mo yung isa. Matik, dead kay. Kasi split seconds lang yung katabi niya to kill you as well. So, ganun kagaling itong mga teams natin na to. Pero so far, Gaon Gaming is on top of everything right now. 3-1. Pero hindi dapat sila maging confident dito kasi alam natin kung gaano kahirap maglaro as blacklist sa mapa na to. Again, at least 3 is good enough for me if you play this map on this type of level ng skills na mga kalaro mo. Nakakapag-follow up talaga si Gaon Gaming dito. And here comes some fight. A gunfight, I should say, as Execration's not backing down. Forcing a 4v3 on this one. Gaon Gaming is indeed pressured. Kailangan na pumasok dito ni Gaon Gaming. No utils on hand from them. Smoke lang yung umihiwalay dito kay Gaon Gaming para makapag-entry sila. They're waiting on the creme de la creme of time para makapasok dito. 24 seconds left. Gaon Gaming needs to make a play. Here comes a maybe and shots. Pero a wild thing appears out of nowhere. Ram finishing off Ellison. And a maybe stopping down Gaon Gaming. Finally, the momentum shifted towards Execration. Good job. Ayun ang isasabi natin. No? Pag masyadong mabilis, naubos yung teammate. No? Wala matik pasok. Pasok yung mga kalaban mo talaga. So, they really need to somewhat get close to each other. Bilis. Uy! Bilis. Grabe! Nagkakatagpuan. Wala like nang that inaantay na oras. Sa mid, kagad tayo magkakatagpuan. Parang halfway ng Pilipinas lang yan, mga kaibigan. Eto na. Ano nga ba ang halfway ng South tsaka North? Execration really showing how good they are in terms of surprising their enemies. Kanina pa nila ginagawa yun. Laging nabubulaga yung Gaon Gaming na huli. Oh, Jeffrax. Sayang na wallbang dito si Jeffrax. Pero ang ganda ng call out na yun ng XA, no? Parang tinawag nila si Gaon Gaming na magkita halfway. Parang dito tayo sa gitna. Testing, tayo sa gitna. Sino matapang? Ay, nako. Grabe talaga. Grabe, ang ganda ng laban. This is intense. Crossfire in the making, ladies and gentlemen. It's still early as it is. Mga kaibigan, we are still in the second series. There's still more to come as you tune in later. Ladies and gentlemen, we still have SGJ on the lineup. Ladies and gentlemen, 3-3. XE and GG is still tied up. Medyo naging confident na yung ano
Execration, and that's gonna be really dangerous para sa Gaon Gaming kasi kapag itong Exe nag-establish pa ng isa pang round dito as blacklist, it will be really trouble for Gaon Gaming, and it's gonna be a struggle is real, I would say, pa nag-switch sila after nito pag lumamang. Eto guys, race to 9 lang po tayo. We still have at least 2 or 3 more rounds para sa first half na to. Tingnan natin kung anong kung paano mag-unfold to para sa magkabilang teams. The pace of this game has already turned into passive. Parang nagpakonsuelo lang si Execration at Gaon Gaming na isang round bigay natin para sa kanila na magkikita halfway. Kita tayo sa kubaw. Kumbaga. Pero eto na. Here comes a push from Execration. They need the intel. Gitna, pero pag nakuha na lineup, di pa rin kasi sila sigurado eh. Asa na ang lineup? Eto na. It's just X3D na nagbabantay na yan. Andun na rin si Ellison. Ooh! Uy, what an anticipation from Gaon Gaming. But AMAB answers it back. Where is the trade-off? Execration is now on the board, ladies and gentlemen. Ellison taking down CLD. Ellison gets a double one. But X-Ram finishing off Ellison, stopping his tracks. 3-3. It's 2v2. Ted gets a wallbang out to Jason. And Execration. Everything is connecting. It is showing off that Execration is in their form. Grabe. Sobrang ganda ng laban, guys. Execration really showing how good they are in terms of playing Blacklist. Kanina pa nila pinapakita to sa unang mapa. Pero ito talagang masasabi natin na I would say talagang magaling talaga yung blacklist side nila in any maps. Ibang-iba talaga. Abi Sir Gary, na ano, parang pumapasok na sa akin yung parang environment ng Execration at Gaon Gaming. It's all hype talaga, yes, no? Yes. And it's all competitive nature. Yes. Pero saka may kita mo, hindi siya bara-barang atake. It's a well-organized attack. Regardless, it's a well-organized defense as well. Pero again, it only boils down kung sino yung maswerte na makakapatay agad. Mm. Kasi pag ang sikreto is pag mabilis mo na ubos yung depensa, lamang ka. Pero pag hindi mo kagad napatayan and then tumagal yung trade, talo ka. Kasi kaya ka magiging talo kasi dahil sa pwestuhan, hindi mo alam kung saan magagaling. And then highly likely magkabilang side yung mabalik sa'yo. So ganun kahirap laruin itong mapang to. Here comes Gaon Gaming. They have at least a threat, no, na wala silang coverage dito masyado eh. So mapipick up talaga sila dito ni Execration. Pero they have to rely on Ellison talaga sa pagkakaroon ng play para ma-set up lahat ng members ng Gaon Gaming. Here comes the spray from Jackban as he gets nothing of info right there. Pero si AMAB, no, as he gets tapang, the shrapnel, no, AMAB, on that entry. No. So walang katakot-takot dito si Execration na mag-coin flip ng play because Gaon Gaming is not executing on anything. So might as well kami na lang siguro. Execration, 43 seconds left on the clock. Once this starts 35 or at least 30, magkakaroon na bakbahan dito. Jackban, Seiya does not anticipate the attack of Gaon Gaming, so, and he punishes a very picked off Seiya as there it is, mga kaibigan. Gaon Gaming is now on the board with 2 kills of their own, make it 3 on the hands of Jason. It is now 2v3. Ellison, isang one hit na lang dito, but X3D and Jason is still on the healthy side, but Gaon Gaming ties it off 4-4 as we have a slugfest and a classic on our hands, Sir Gary. Last round po tayo, pero ayun, lumabas na naman yung trademark na defense na ginagawa ng Gaon Gaming, yung sobrang aggressive defense na trademark na nahuli nila ang isang member ng Exe na nagpapansit doon sa gilid, kaya ayun, napatay nila kagad, and then that made the situation worse for Exe kasi for you to win a round on this map, you have to be complete in terms of utilities and as well as yung mga members na papasok sa magkabilang side. So, it's gonna be trouble kung mapipitasan kayo ng ganun kaaga. Execration and Gaon Gaming, no? So, they have what it takes to win it all. Yes. But both are just trading haymakers after haymaker na may tutumba, may babalik, no? Tapos, bigla na lang si Execration gagawa ng play. Si Gaon Gaming, malalamangan. Oh. So, it is a battle of wits talaga, no, Sir Gary? Correct. You could just put some notice on Gaon Gaming's gameplay. Ito, water. Iba. Water, tingin natin kung anong gagawin. Ang ganda ng block na siya. Okay. Tingin natin mga kandaso to. Ooh, oh my God, there is one big make off. Pero here comes the armada of shots from Gaon Gaming. Oh, parang ganun lang, Sir Gary.
Parang hindi pa tayo tapos sa pagsabi ng analysis natin. Tapos na yung laban. Nasa killing zone. Kasi ang nangyari kasi doon, walang napitas yung entry fragger ng ating Execration. Kaya na-murder sila ng ganung kabilis. Kasi pagkalabas ng isa, napatay niya. Doon na kagad yung katrade niya. Ibig sabihin, 2-on-1 gagad yung next person. Ganun kahirap laruin itong mapang to. So, those guys really need to utilize their flash well para mas malaki yung chance nila makapag-entry sa isang side ng map na to. Eto, water play ang gagawin ng Gaon Gaming dito. Tignan natin, medyo malayong depensa ng Exe dito. Medyo alanganin to para sa Exe. Pero ito, ang ganda ng pitas nila. Inopen nila yung gitna. Tignan natin kung masasandwich nila. Ang ganda ng pwesto rito ni... Ito, X3D. Oh my God, marami na nagsisili. Parang nakatawan dito. 2v2 just like that. Here comes some shots here. As well as near at double doors, X3T needs a play here kasi mag-isa na lang siya dito. Possibly force double doors or water. Kasi at least at double doors, may rotation pa siya at mid. Or if waters, he could weigh his options to go on to market or at least at bomb site A, no? Pero ganda ng, there's just so much challenging options for Execration, no? Ooh. And nice pick up onto X3T, Gaon Gaming. Ano mo gagawin to? Oh my God, here comes some shots. X3D. Ram. It's X3D. Ram. Kailangan. Naglalabas na ng eraser dito sa X3D. At madumi na yung ram dito ng Execration. Here comes some shots. Head glitch dito ang laruan. Pero wala yan kay X3D. Anong position advantage? Walang wala yan sa akin. Gaon Gaming 2-point lead. Sobrang clutch ni X3D. Kanina pa yan, Chong, sa first half, di ba? Siya palagi ang gumagawa ng himala at nagbumubuhay talaga para sa team niya. Pero ito, GG is on top of everything right now. 6-4, pero hindi pa sila sigurado rito kasi alam naman natin, XA, hindi yan magpapatalo basta-basta. Lalo na nasa global risk side sila ng mapa na to. It's gonna be hell talaga para sa Gaon Gaming. Pero on that round, good job sa Gaon Gaming kasi na-execute nila. Execration 2-point lead. Gaon Gaming, they are on the driver's seat. Execration, hindi na sila makagawa ng kung alin-alin pa, no? They are very troubled on the edge na iba na yung Gaon Gaming na nakikita namin eh. This map proves that there is no strong side on this one because Gaon Gaming has all corners. Execration, kahit alam nilang nasa strong side, kahit sinasabi nilang nasa strong side sila, Gaon Gaming sobrang bilis nila mag-rotate. At least, worth on that one. Pero nagkapalitan lang din ang pangalan dito. Not bad of a take here for Gaon Gaming as Jackman is on a roll with a 2-kill of his own. Make it 3. 3 big kills on to Gaon Gaming's Jackman. Here it comes, CLD siya na lang ang nabubuhay dito with a possible clutch on his hands. Jeffrox, tinapos ang pangarap ni Execration. Gaon Gaming with the largest lead of the game. Yes, so far, Gaon Gaming looking good para sa mapa na to. Execration, I think isa sa mga nagiging problema ng Execration dito is hindi kagaya ng Gaon Gaming, mabilis yung rotation nila. Kung mapapansin mo, laging kalat yung depensa ni Execration. And I think that's the big difference talaga in terms of, depending the map and really doing Gaon Gaming is, I think, way better as of the moment in terms of defending this kind of map. So far, 7-point score natin, no? Last 3 rounds para kay Gaon Gaming and medyo malayo-layo pa yung hahabulin na Execration dito. Pero Sir Gary, nakita na natin tong scoreline natin. Sobrang familiar na net. Correct. So, parang... Familiar ba yung trend? Familiar. Kasi... Sobrang familiar talaga, no? Oo. Magiging even, lalamang si Gaon Gaming, tapos maugulit ka na lang. Pangalawang overtime na pala. Oo, nandun naman. May mga superhero villain na maglalabasan sa X. Ito, water play ang gagawin ng Gaon Gaming dito. Uy! Ganda ng pitas nila! Ganda! Ito, walang sagot. Ang nangyari kagad kay X, yun yung sinasabi ko kanina pa, no? Kapag wala kang malayo yung mga tropa mo dun sa side na yon, medyo alanganin talaga ang uy, lamang nabigla yung exit dito. Wow! Good defense ang pinakita ni exit dito, pero yun, I don't suggest pa rin that. Medyo mahirap yun kasi pag napasok talaga, luckily nanalo sila sa mga post-clash doon after ng entry, pero grabe, sunod-sunod yung siguro comms mga ng 10 granada yun. Parang grabe naman yung sunod-sunod ng comms na yun.
it's all on just one angle. I feel like it's all on mid, it's either on water, pero either way, grabe, the aggression is showing, I guess. Parang they just really want the intel that they want. So Gaon Gaming talagang ayaw nilang palampasin dito si Execration para matay off pa yung score, okay. No, so if they want to play, iniisip nila siguro, no, paano kaya naglalaro si Execration ngayon? So they're using it on their own tactics. Right now, medyo alanganin dito kasi as we heard it, maraming hinagis si Gaon Gaming na utilities. Ibig sabihin, they only have enough utilities for one entry point here. And ito na nga yun. Boom! Ganda ng trade dito sa gitna. Tingnan natin, wala na silang utilities para... Susunod! Pero Luminia lang sa kamatayan dito yung CLD. Oh, may isa pa. It's X3D! Pero muna na na shot doon. 3v3, X3D. Duguan na dito mga kaibigan. As Execration, nawawala lang na parang bula sa kamay mga kaibigan. Ang bilis ng pangyayari. No util whatsoever for Gaon Gaming. Katawan lang ang negosyo dito ni Gaon Gaming. Again, kinakain na naman si XN ang mga opportunity niya. Good job kay Gaon Gaming exposing that kind of weakness na pinapakita ng Execution in terms of their rotation. Sobrang bagal kasi ng rotation nila kaya nakapasok lahat ng members ng Gaon Gaming kung saan man ang gustuhin nila. Especially pag napatay nila kagad yung members. This is the key factor that is pushing Gaon Gaming in its borders, no? Uh-oh. It's the pressure that Execration will move on their own if Gaon Gaming will not start. Yes. So, Execration, definitely on the momentum side, pero talagang na-outclass sila sa pagkakaroon ng mas magandang play compared kay Gaon Gaming. Okay. So, here comes some utils. They need to make a play. So, water once again by Gaon Gaming. Yeah. So, this is a very evenly spread out members, no? So, there's just so much happening at lower. Tapos, pag nasa water, the rotation-wise for Gaon Gaming makes it so na mabilis sila makakapag-react dito. Ito na ang lineup. Papasok na! Gaon Gaming! Bababababang! Execration lang naumuna sa board. Pero makakabawi dito bigla si Gaon Gaming with 2 kills for Jeprox, Seiya, and Clid. Nanganganib na ang kanilang buhay. Masyado na silang pressure sa kamay. Ni Gaon Gaming. Ito na. Bomb down. Bomb down indeed, Sir Gary. At inaantay na lang dito ni Seiya at ni CLD. Yung mata nila maglinaw para makita ng kalaban. 1v2. Seiya is on a pressure chair right now. Jeprox. Medyo. Okay. Uy, yung karabi. Gagawa mo, idol. Ito na. Boom! Luminya ka lang kay Ellison. Medyo na what was that? Ano yun? Parang... Hindi, ayaw niya kasi mag-reload kasi alam niya na sa harap na. So, alam din niya na may bomba rin sa... Ay, may baril sa likod niya. Unfortunately, pagka-drop niya ng weapon, malayo pala sa kanya yung baril. Kaya yan. Okay. Uy! Muntik na! Ang tumatawid doon. So, ito. Gaon Gaming looking good. 9-5 po tayo. Pamilyar the talaga, curse Sir is real. Pamilyar talaga? Pero pumapuesto dito si Seiya. 2K. Make it 3. Pero titigil doon si Jason. Execration. Gumagawa ng panibagong play dito. Like a rally that they want. They're on the board once again. 1v3. Ellison. Siya na nga lang ang mabubuhay dito. Here comes a pick from CLD as he wins that trade. 9-6. 3 points na lang nilalabang dito ni Gaon Gaming. Pero kung ako, tinatanong nyo, familiar talaga sa akin yung scoreline na yan. Feeling ko may mangyayari dito. Di ko lang maturo kung similar ano. Similar yung trend natin kanina. 9-6. Pero this time, I'm not sure if that's gonna be the same what result. Is pero this? Shotgun Gaming, kanina pa siya rito kasi alam niya, pag natamaan niya yung kalaban ng isang solid. Sa bagay, close range map, kumbaga. So there's just so many angles that Trump could play out of this, no? Tama naman din yung decision niya. Pero ako, personally, I would not suggest. Not a fan talaga, no? Hindi talaga ako fan yan. Baril na yan. Gaon Gaming. Mababasa na naman sila dito ni Execration. As it's a group members of Gaon Gaming. Here it comes! Tumigay sa likod! Pero walang tumama kay Ram! Here's the chance for Gaon Gaming to retaliate over fallen comrades. It's over. Dalawa na lang. Oh. It is over. Ito na nga ba talaga yun, CLD. Gumagawa pa ng miracle dito. Pero Gaon Gaming living up to their own team abbreviation. GG! Forcing game number 3. At lilipad na tayo sa map number 3, mga kaibigan. Hindi pa tapos ang boxing ng Gaon Gaming. Tsaka na Execration. Nakita mo yung nangyari kanina for the person who has the shotgun. Kaya ayoko siya eh. Alam mo yun.
bullets. You have limited bullets lang, especially ganun, dalawa na sa harap mo. Kapag naka-rifle ka na, kasi mas madami niya masispread yun. O, mas malaking chance. Anyway, it's their decision. Pero yun, yung mga error na yun, yun yung nagpapahamak sa mga round, guys. So, nice try coming from Execration. Pero good job naman para sa Gaon Gaming exposing those kind of opportunities coming from Execration. Pero ito, sobrang even ang laro nila. No? Grabe, sobrang intense, guys. Nasa third map na tayo. Ang third map po natin is yung Black Widow, tama ba? I think it's Black Widow nga ba? I think it's sub-base ata. Pero correct me if I'm wrong, guys. Pero may kita naman ulit natin yun mamaya. Okay. No? But now, it is 1-1, ladies and gentlemen. You are not blinded and you are not deceived. It is a legit news that we are heading into map number 3 as it is intense nga naman talaga, no? Walang pipigil sa Gaon Gaming at Execration na mag-grain na manalo dito. Ayaw nila ng lower bracket, gusto nila sa upper sila. Oh, no? Walang pumunta sa lower bracket. Wala muna. Ano, permahan na natin. Sige, doon lang akin dalawa sa upper bracket. Magulo kayo dito eh. Ayaw talaga. Pero yun, guys, no? Nasa decision map po tayo ngayon. It's gonna be difficult for both teams kasi wala nang ibang chance eh. Ito na yung last chance. Talaga. No? It's the last resort. Either you do or die to make it to the upper bracket here or the winner's bracket. So, ito po yung ano natin. Inabot na ng 18 rounds. First two rounds coming from Gaon Gaming. Tapos nagpalitan sa 3 and 4. Pero tumatlo bigla rito si ano, si Execration. Kaso binawian din sila ng Gaon Gaming na apat na sunod eh, no? Eh, no? Yung 8, 9, 10, 11. Kumbaga, sir, natuto na sila. Natuto no? Na kapag adjust sila, ganun. Pag nakita na nilang 1 point na lang sila, ipapanalo na nila. Correct. Tapos, and nagpalitan na naman. Pero unfortunately, Gaon Gaming showing how good they are. Di ba siya map choice nila to? Yes, it is their map That's choice. That's why they're really good here. Here comes pero the highlights. Yung trademark nila na aggressive defense dito is talagang bagay para sa kanila sa mapa na to eh. So kaya highly likely ayun. Now we understand why Gaon Gaming loves to play this map on a tournament settings. So it is going to be another banger of a game number 3, ladies and gentlemen, but this highlights is showing the summary na Gaon Gaming definitely has the number right now of Execration. So, nagpapalitan na lang talaga na Haymakers tong dalawa na team na to. It is 1-2-1 as we head on to a decider, ladies and gentlemen. Pero bago tayo pumunta sa map number 3, we will be taking a short break. Crossfire action will not go away as we take over a short break. We'll take a break muna. Break. And we are now back, ladies and gentlemen. It is now map number 3 between Gaon Gaming and Execration. Sabi sa inyo, wala mo nang aalis. Andito kami ulit, Saboteur and Sir Gary. Back in it again with some more Crossfire action here tonight. At wala pa rin munang huuwi between Gaon Gaming and Execration as we head on to a decider map, which is sub-base, the territory, the playground of Gaon Gaming themselves. Well, yeah. Pero ito, I think it's gonna be different kasi Gaon Gaming, okay yung style nila sa mga maliliit na mapa, okay? Pero alam naman natin kanina, yung unang mapa is ang Ankara, di ba? Malawak siya. And then, nanalo yung Execration doon dahil doon sa teamwork. Although, close lang naman, pero still effective, okay? This time around, another big map. Tingnan natin kung paano mag-a-adjust dito yung Gaon Gaming. But for sure, sa mga gandang klaseng mapa, mas marami kayong pumapasok, mas malaki yung chance na manalo. Tingnan natin kung talaga matatranslate ba talaga kung mananalo ba dito si Gaon Gaming or Execration will take home this one. Kasi there was just so many rounds na tingin ko Execration would have pulled off that map number 2. And sad to say, Gaon Gaming existed in the space na talagang mundo nila at nakikitira lang dun si Execration. Now, with the game on their hands, both teams. This is now the map decider and we will crown finally a winner. And it's not just today's action, meron pa tayong mga laban mamaya din as we finish this series. No? And let us now head on over to Subbase, ladies and gentlemen. Well, it is Execration versus Gaon Gaming and Execration taking a global risk side on this one. So, any thoughts, Sir Gary? Well, right now, convincing para sa akin yung panalo ng Gaon Gaming. I think they have the upper hand winning this game right now. That's what at least what I thought. Okay. Kasi kanina, 'di ba?
nung nanalo Execration, sobrang dikit lang eh. So eh nung nagpalit ng mapa, ito, although alam naman natin na Gaon Gaming chose that map, Mexico, still the transition between the map going to here is a huge boost sa confidence ng Gaon Gaming, and that's a big thing. I think Gaon Gaming has the upper hand right now. Not unless maunahan sila ng mga let's say 2-3 rounds ng Execration to get the confidence back. We will see what's gonna happen next, pero for sure, thoughts ko as a player din as well dati, na kapag galing ka sa ganyan, lamang ka. Okay. So, there's just so many added pressure right now for Gaon Gaming to make this a round for themselves, knowing that this is a good side for Blacklist. No, at least they are forcing Execration to go for a pincer maneuver. And that is something that Execration is failing to do. No, hindi sila makagawa ng sandwich play, and Gaon Gaming is thriving under pressure. Correct. So, if Gaon Gaming could pull off consecutive round after consecutive round, especially on a side that is good for a Blacklist, the rotation wise, they could pull off something that Execration really wants to happen for them. So, eto na mga kaibigan. Eto, your score, the score line is focus sila sa gitna. Kung mapapansin nyo guys, eto, pinasok nila yung gitna doon sa choke point. Kaso isa lang nagbabatay. Ang ganda ng depensa ni Teng tsaka ni Ram doon. Yun lang. Okay, my goodness. CLT gets 2, gets 3. Closing out Execration's first round with a strong message onto Gaon Gaming. They are now living in their heads rent-free. Gaon Gaming suffers on the hands of Execration. Parang I don't agree on that kind of thing. Napaka-driving, wala ka bang smoke and everything. Tapos, kinuha mo yung attention ng depensa to look on those sides. So, guys, hopefully, wag na nilang ulitin yun kasi they're gonna get destroyed like what Execration showed them not to do that on that kind of situation. Okay, nabubawi na dito si Gaon Gaming with a kill on their own. So, CLD. So, aggression-wise, Execration this definitely is on the backside of the bus, no? So, eto na. Nagtatawag na dito ng kalaban dito si Gaon Gaming because they know the pressure is on the side of Execration. Here comes some popcorn action here from Teng as nawala na ng kaluluwa dito si Jackman. Here comes some shots onto the left side, and A maybe will be finishing it off for Execration. Si Jeffrax lang natitira dito. Pero would you believe it, Execration, this aggression is definitely something else. Ibang-iba na si Execration dito. Sobrang this is looking good for Execration, lalong-lalo na coming from a losing map na pinanggalingan na WS was able to get the momentum back on their favor right now. It's a good indication that there's a potential thing that Execration can close this map at this point para sa team nila. So, uy, ganda ng headshot doon. Lahat, bantay sarado ni Execration. Kala mo, security guard lang dito. Mapapagalitan daw kasi sila. Pag hindi nila nabantayan ng maayos dito, Execration, everything is connecting. All of the bullets have names, and it's all the names of Gaon Gaming's members. Execration is just one kill away from making it 3-0. They're just waiting on the push of X3D. Pero honestly, I'm scared for X3D, no? Kasi hindi niya siya makakapag-push na maayos dito. Here it comes the nade. What a good nade, actually! Ooh, but that is not enough as he wasn't able to anticipate both corners. Teng! Finishing off 3-0. So, yun nga, no? Isa sa mga na-project natin, no? If XE goes up with a good start, it's gonna be trouble for Gaon Gaming, and that's what is showing right now. Hopefully, Gaon Gaming can make their way up to the boards again, kasi kung hindi, nako, dedere-derechohin ni Execration to for sure, and if that's gonna be happen, that's gonna be their last as well. Maybe they're gonna go back tomorrow. Ayun. Eto, lamang sa, hindi, parehas lang pala. Ang, kung makikita mo, medyo kalat yung setup ngayon ng Blacklist, no? So, as sa Global Risk naman, mas dumidepensa sila sa gitna, I would say. Isa lang nakadepensa sa bombsite A nila. Nako, medyo alanganin to para sa Blacklist natin. Kasi kung pupuntahan nila is maraming depensa, mas maliit yung chance nila kung una silang mapitasan. CLD, bantay sarado talaga sa vent, no? So that is very Gaon Gaming-like, no? Talagang mag-play around sa vent. So, let's see
how can Gaon Gaming answer back with three consecutive rounds of Execration? So it is a hard experience so far for Gaon Gaming kasi gugustuhin man nila gumawa ng hard-hitting play. Execration, basang-basa talaga nila eh. Basang-basa talaga. Kasi Gaon Gaming cannot recover, cannot answer back with picks of their own. Nice pick coming from Jason. Okay, bumabawi na dito si Jason on hand. So that is already. So kailangan na mag-regroup ulit dito ni GG. Do not force anything. So they have healthy members. So here it comes. Papasok na dito si Execration. Jack Ban. Bulag na bulag. Ang daming beses na nabulag dito both Execration and Gaon Gaming. But Gaon Gaming will thrive under the util advantage that Execration has. Gaon Gaming gets that round after being down 3-0. It's about time. Buti na lang na napanalo na yung round na yun. Kasi buti kung hindi, 4-0 sila, it's gonna be a headache for them to bounce back. Eh, buti na lang, nabuwasan na yung, ano, yung gap ng konti. So, good job coming from Gaon Gaming. Pero ang ganda ng ginawa nila nga doon. Utility tsaka entry na ginawa nila. Alam nila, napansin nila na maraming bantay sa gitna tsaka sa B. Kaya nag-focus sila sa end. Good decision making coming from their team leader or in-game leader reading that kind of situation. They need to make another play here. But at least on the Gaon Gaming side, if I'm Gaon Gaming, I want to repeat the play pero have some minor tweaks. Definitely get vent coverage and as well as machine room. That is like the sweet spot where Execration wants you to go in. Pero Gaon Gaming knows better, kumbaga. If you want to take control machine room, have someone the like of Jason in X3D. First play nila. Pero I think it will work this time kasi walang bantay dito sa gitna. It's just Ram! Jeffrox entries in! But A, maybe, and Ram will be finishing off Jason in X3D respectively. Jackman finishing off Ram. Nagkakapalitan na lang ng pangalan dito si Execration at si GG. 3v3 action. A, maybe wants to rotate here at mid as CLD is now down on the hands of Jeffrox. Here comes some jail action. Kulong ka na sa kulungan ni Seiya Don, my idol. 3-1. 2 versus 1. Execution still on the board, ladies and gentlemen. It's 3-1. Gaon Gaming could force 3-2 on this one as they have the man advantage indeed. Ellison gets a golden one. A maybe is on the board. 1v1. Di niya alam kung nasaan siya. There's still no utils on hand. Gaon Gaming definitely has the threat of the C4. Execration needs to go in for a push. A maybe. Siguraduhin mo na. Hindi ka A maybe. A sure ka sa round na to. Ito na ang pasok na yan. A maybe. He needs to connect those shots. Oh, nice what a play! Oh my God! Lumundag, nag-parkour! Parkour bigla dun sa bomba! Oh my God! Oh. A maybe! Sure na sure ako sa taong yan! You are not a maybe, man. You are sure of that. Pinroof talaga niya sa'yo na hindi maybe. Baby, sure talaga yan. Grabe. Hindi siya nag-peak. He jumped over. That is one way to retake a site, Sir Gary. Correct. A play. Yeah, good decision making coming from a maybe. Sobrang clutch talaga ng mga player dito, guys. Hindi sila basta-basta. Right now, Gaon Gaming is in deep trouble. Score is 4-1 lamang ng tatlo ang Execration. Kaya hindi nag-work yung una kasi nandun yung depensa ng ano eh, ng Execration. Pero that time, good read coming from Exe. Uy, hindi. Na-clutch lang pala. So, sakto lang. Tama lang na sinuwerte talaga ang A maybe rito. Pero ang ganda ng ginawa dito ni ano, ni GG talaga kanina. Ganda ng basa nila. Kaso nga lang, hindi nila natapos. Uy! Sabi ko nga, kailangan nyo ng vent coverage doon at nakikinig sa akin dito. Si Teng X3D trading him down with a wall bang of his own, forcing it a 4v4. Gaon Gaming needs to push. Execration needs to play it passively. But Gaon Gaming wants to push despite them being blacklist kasi they want a big pick off. Pag nakapick off sila, tsaka sila mag-force ng C4 plant dito. Because they do not want to thrive. Execration as a group is thriving really well, no? Ito guys, mukhang A-pick to, no? Line of, sumama yung bomba bigla. Okay. Mukhang magko-commit sila sa A since 4-on-1 situation po ang mangyayari. Actually, 4-on-2. Isa kasi nasa window. Tingnan natin kung mapapatay kagad nila si CID rito. Ayan na nga. Three big ones! Jack Ban! Jack Ban ang titigil sa barap ni CLD. Pero,
CLD with a triple of a lifetime right there. Grabe, nag-iisa siya ron. Napakaswerte niya at na-triple kill niya. Despite the util, no, from GG. Correct. Oh my God. Sobrang ganda. Sobrang kagaling ng mga player dito, guys. But on that scenario, that made it worse for Gaon Gaming kasi 5-1 po score natin and we are getting close to the match point. We only have 3 rounds left sa first half natin, guys. Gaon Gaming really needs to bounce back dito sa mapa na to. So, sa tingin mo, dapat maging aggressive na rito yung Gaon Gaming talaga eh. Para Gaon Gaming talaga yung dapat ahawak sa kwelyo ni Execration dito, no? Pero si Execration, sila dito yung may pakana at tumitira lang dito si Gaon Gaming. Kumbaga nakikirenta lang dito si Gaon Gaming as everything is connecting from Execration. Rambo ni 2K on his own. Nanganganib na dito si X3D as he is pincered, maneuvered. Pero si Ram goes in FBI-like. Sinipa yung pinto, pinaalis si X3D doon. Huli ka sa kamay na Execration. Ang galing magwalis ng Execration. Ng mga kalat papasok. Sabi nila, eto na. 6-1 po tayo for the 7th round. Lamang na lamang talaga yung X dito. I think that's a very nice lead talaga coming from Execration. Especially, we know how good they are in terms of playing blacklisted side sa mga mapa. So, I think if Gaon Gaming don't wake up on this situation, it's gonna be hard for them. And probably, it's gonna be over as well. Okay na natin. Paano sasagot dito si Gaon Gaming? Despite this, having them the advantage na, of course, it is a blacklist heavy reliant map kasi you have to force the global risk to push onto A. Pero it looks like the roles are reversed eh. Execration is forcing Gaon Gaming to plant and Execration is thriving on the pressure na kahit naka-plant pa yan, the fact that we could play out of that micro could give us the win of this round. Pero bumabawi na dito si Gaon Gaming. Okay, pero hindi pa tapos. Naka-caster curse ako, Sir Gary. 2v2. Oh my goodness. Ram, nag-activate na Super Saiyan. Inaantay si Jason sa line of sight niya. Na-trigger yung tralala ni ano. So, score po natin is 6-1. Lamang na lamang po sa buhay. Alam na, si Ram tsaka si Teng, sila pa naman yung mainit sa side ng Execration. Sa kabila naman, ito si Jason, medyo nilalamig siya. Jeffrock, sakto lang. Pero ito, mukhang mapapalaban sila sa dalawang to. Oh my God, here it comes, Tech. Execration, ano kayo sa amin? Walang lamangan ng tao. Kasi walang-wala yan sa amin, sabi ng Execration. 7-1. Gaon Gaming, recovery, no. Execration, win round, yes. Chong, mukhang naubos yung energy ng Gaon Gaming sa last round. Ayun na, po, medyo... shot na yung mental nila, Sir Gary. Naubos na yung energy nila bigla. Guys, kung ano, bigyan nyo na ng energy drink yan. Baka energy drink lang. Na, booster si nga talaga. Ang pinakapatok ngayon, guys, murang-mura lang. At talagang... papasok yung kapin sa loob ng ngalangala nyo at talagang mararamdaman nyo yun pag talaga ito medyo alanganin na sa buhay ng ex eh. Jeprax nagkasilipan sa bintana o sa butas. Jack. Ito, ang ganda na pasok ni Gigi dito. Tingnan natin kung makakuha nila last round. Pero one for one. Jack Ban, double kill. Ram trades it off to B3. Lumalamang dito si Gaon Gaming. They're forcing Execration inside of this A site. Here comes some shots from A. Maybe hindi nagkoconnect dito kay Ellison. Ellison is one hit away. Jack Ban, nangangalala diba ang buhay dito. As they want Execration, gustong-gusto nila to mesting dito. Ito na ang shots. Here comes Jack Ban. Ram trades him off. Pero napapalitan dito ni Jack Ban. Hey, baby! Double to end this round. Execration! What is this? Ibang-iba to sa nakilala nating Execration. Anong gusto na nila matapos to, Sir Gary? Gusto nila tapos. Parang ganun lang. Nila. Oh my God, they are speedrunning their way in making this score 2-1. Mukhang re-recta lang dito yung yung X. Yan na nga siya, sabi natin.
Mag-autopilot. Ayun na nga. Masidro! Woo! Pero lumili niya sila kay Jackman dito. CLD trading down Jackman. So, meaning, Execration, kailangan na nila mag-regroup dito because their plan did not turn out really well. Ito na ang pasok dito ni Teng. As makukuha niya dito, si Jason, big pickup onto that one. Pero, masyadong coin flippy pa rin yung ginagawa ni Execration dito. Gaon Gaming is still healthy. Here comes the entry from Ellison. And as well as X3D. X3D, siya na lang ang nabubuhay dito. But it's still Execration's round. Autopilot kuno. Gagana pa rin yan sa Execration. Feeling ko mag-rush na naman to. Sir Gary, that was coin flip. Sobrang risky nun for Execration. I think it's worth it kasi lamang sila. And then they just need a couple of rounds. If I'm gonna be the team leader of that team, definitely I will do the same call. And good job coming from Exe. Grabe, Sir rushing Gary. Rushing that bomb site. Parang ganun lang. 9-1 na kagad tayo. Hindi na pinapalampas ni Execration dito para... But ito pa talaga nabawi pa ng Gaon Gaming. Pero hindi napapabayaan doon ni Execration as here it comes. The barter of bodies here from Gaon Gaming and Execration now lies within na, here at Silo. Nagwawalis ito na sila. Naglalabasan na nga po dito ng walis dito at kailangan na maglinis. At yung dumi dito sa loob ng apartment ng Execration ay pumapasok na. Gaon Gaming does want this. Do they want this? I think it's gonna be over. Ito na. Gaon Gaming has a good position Gaon right Gaming. Now. They're not peaking, pero yun. Peaking it now. Pero A maybe is right there. Kahit mag-push dito si kahit mag-push doon walang si Jason. Pwede niya pa rin gawin 'yon. Ooh, oh, space. Nice. Pero maganda pa rin doon si CLD. There is the assistance called here for Execration. It's one member. Isang miyembro na lang ang umaharang dito sa Execration para matapos na tayo dito, mga kaibigan. Here it comes. The entry from Jackman. Gets one. Can you watch this? Oh my god, Execration. GG! Finally, they get the round. They get the series. They are now reigning over Gaon Gaming as Execration 2-1 making quick work of their enemy. Grabe, ang lupit ng pinakita ng Execration dito. Again, sobrang tindi talaga gaya ng sinabi natin, di ba? Parang 18-ish minutes lang ata. Parang that's not even the average talaga, yes. No? Yes. That's sub-base for you, Sir Gary. Sobrang ganda ng pinakita talaga na kudos talaga sa organization na to. Unfortunately, magaling din naman yung Gaon Gaming pero kinapos talaga sila din sa mapa na to. Nawalan probably ng gasolina. Na burn out sila sa last map nila kasi, di ba, tinodo nila dun, tinambakan nila yung kalaban pero binawian talaga sila ng Execration dito. Ang sagot pa ng Execration is masakit. 10-1. Oh my aray God. That's so far the most like dominating game I've seen, no? Pero you could not blame Gaon Gaming, no, kasi their mental is already shot. They were just overlapping the ideas that they have. Talagang nag-autopilot na lang talaga sila eh. Pero Execration ginagawa rin, parang actually nag-autopilot lang din sila eh, no? So you could definitely see the fun and the animosity between these two teams, no? So kudos to Execration, congratulations for advancing, and Gaon Gaming, we will see you tomorrow for your last chance. And here grabe it comes ito. Execration 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's 8 consecutive. Kakamot sa ulo na lang pag nakita mo yung ganyan. Pero unfortunately, seven consecutive rounds. Doon pa lang sa opening nila na lahat sila pumasok sa gitna, kinutuban na ako doon na wala silang baon na maganda-gandang play sa mapa na to. Diba? For me, I don't think that opening play is a good idea kasi you're coming off that specific choke point ng mapa without any utilities to cover you. Tapos, dinro mo pala ng attention na nagbabantay. It's gonna be a killing zone talaga kay Exe. And that triggered the confidence coming from Execration to close the map out para sa Gaon Gaming. Again, congratulations para kay Exe. Nice try coming from Gaon Gaming. Kahit ngang coin flip yung ganong strat, no, Sir Ga, kahit masasabi mo nga siyang 70-30 na mas lamang pa rin yung talagang yung mag-anticipate ng push. Correct. Ginawin pa rin nila knowing na Gaon Gaming could defend but they are not as aggressive enough as Execration. Despite the odds stacked against Execration on that round that would have costed them the momentum, talagang ginawin na talaga nila. Take a look at this back and forth matchup, 12-13. That set one is amazing talaga. Hindi natin makakalimutan yan. And it went to 10-6. And for some reason, out of nowhere, Execration went Super Saiyan 3. 10-1.
Well, mata 10-0 na sana si nila nun eh, pero for some reason Gaon Gaming turned the switch na dahil isang round lang. Kaya X3D noble kill niya yung ano 2-on-1 situation. Wow. Well, nice try guys. Again, kudos pa rin sa Gaon Gaming. It doesn't mean that this is the end of the road for you guys. You still have a chance tomorrow to win against the losing team as well for today to represent the fifth member of the lineup on the incoming finals. So good luck po sa inyo bukas, but congratulations again to Team Execration. That is it, the first half of today's action, guys, and we will not go anywhere. Crossfire action will still be here as we take a short break. CFS Masters PH. We'll be right back after this break.